Sa sumunod na eksena, damako tayo sa paglalakbay nila Son Rako, at dinagtagal ay nakarating sila sa bagong area na may malaking skeleton ng isang namatay na halimaw doon. Hindi na kinaya ni Virak na magstay pa sa tela na suot-suot ni Son Rako, kaya umalis na ito doon at sumigaw na hindi daw ba ay ligtas na sila doon, at gaano daw ba katagal na kinakailangan niyang makisiksik kasama yung stupid na pusa na ito na si Aramis. Pagkaalis ng dalawa sa bedsheet na suot nila ay sumang-ayon si Son Rako sa kanya at pumupusta daw ito na makakakita na sila ng mga kalaban dun habang inaalis na yung nakatikipes kanilang tela, at habang ginagawa niya iyon ay tila na dismaya si Aramis na wala nang ganon, kaya sinipa ito ni Virak sa puwet at tinanong kung ano yung ibig sabihin nito, at si Emil naman ay bumalik na sa kanyang bunny form. Pagka-equip ni Son Rako ng kanyang gazing bird mask ay napakumento ito sa itsura ng area na napuntahan nila na Road of Past Glories, na mukhang isang skeleton daw yung nakikita nila dito kung titignan sa malayo, pero pag nilapitan daw nila ito ay mukha naman itong man-made. Sinabi naman ni Aramis na ang laki ng nakikita nila dito, habang si Son Rako ay patuloy sa pagkuda at sinasabi nito na pumupunste siya na nanggaling ito sa Era of Divinity, at napatanong pa ito kung bakit sila magbe-build ng ganito kalaking bagay, at bakit daw ba nag-die out ang Divinity Era, at nagkaroon daw ba yun ng kaaway. Tinawag siya ni Emil para makuha yung atensyon niya, kaya nag-sorry siya doon nang ma-realize niya na nagsimula na siyang dumaldal non-stop. Napaisip naman siya dito at matapos daw nilang makasalubong si Professor na Tigalore Clan ay hindi niya maiwasang mag-isip-isip ng mga bagay. Bumalik tayo in a point in time bago sila magkahiwalay ni Professor, at dito ay napatanong si Son Rako sa ibig sabihin noon sa tulungan nilang makita ng katotohanan ang Light of Day. Sumang-ayon dun si Professor at pinaliwanag na ibabahagi nila sa isa't isa ang mga nalalaman nila, at nang magkasama, ay lunutasin nila ang toughest riddles ng Shangri-La Frontier. Sinabi dito ni Son Rako sa isip niya na tama si Professor na yung story flags para sa Shangri-La ay unique at pretty esoteric, kaya kung hindi mo daw talaga naiintindihan ang setting ay hindi realistic na subukang i-discover ang lahat nang siya lang mag-isa. At naisip niya na lalo itong totoo kung gusto niyang matamaan ang anumang mga flag na magbabalik sa kanya sa kwento ni Lightlegon the Night Slayer. Matapos niya yun maisip ay tinanggap niya yung friend request ni Professor, kaya nagulat ito sa kanya at napatanong kung iisipin ba nito na oo ang sagot niya sa tanong nito, kung saan sumang-ayon siya, pero meron daw muna siyang errand na kinakailangang atendan sa ngayon, kaya hindi niya daw muna ito matutulungan sa ngayon, at nauunawaan naman iyon ni Professor. Dagdag niya na kung gusto nitong magtanong tungkol kay Wezeman ay may kilala daw siyang mas qualified kesa sa kanya, kaya nakuha niya yung atensyon ni Professor. Bumalik tayo sa kasalukuyan at dito ay napakumento si Son Rako na yung moment na sinabi niya yung pangalan ni Pencilgun ay tinigilan na siyang guluhin ni Professor real quick, kaya thank God daw yun, at ipinakita dito na kilala ni Professor yun bilang ang Giant Killer at sinabi daw ng Black Wolves na kinontact nila yun. Matapos yun ay masayang nagpasalamat kay Pencilgun kahit malayo yun sa kanya sa pagsasakripisyo noon para mas ma-enjoy yung laro na ito. At sobrang na-appreciate niya daw yun dahil ngayon daw ay ang gusto niya lang gawin ay simyo lang hanapin yung mga dods sa Inventoria as soon as he can. Nagpakita naman ng pagkabagot dun si Virak at sinabi na maaari sila sanang nahuli sa anumang sandali at siya ay pinagpapawisan, kung saan sumang-ayon si Son Rako at sinabing tiyak niyang napagtanto na may itinatago siya kahit papaano, na nagpagulat kina Virak at Aramis. Sinabi niya pagkatapos na ang clan ni Professor ay tungkol sa paggalugad ng lore ng mundo at tiyak siyang hindi siya ganoon ka-blind sa mga bagay-bagay, at idinagdag pa niya na hindi niya ito tinuloy dahil gusto lang naman niyang bumati noong una. Pero tama na daw ang tungkol doon at nandito na sila sa area na matagal na niyang gustong puntahan, kaya oras na daw na mag-switch gears at hanapin ang Magic Application Unit, kung saan tinapatan ni Emil ang kanyang pagka-hype habang sinabi naman ni Virak na sandali lang. Kaya napatigil sila sa paglalakad doon at napatanong kung bakit. Pinaliwanag nito ni Virak sa kanila na bago sila umalis, ay may ginawa siyang onting research sa lugar na yon, kaya pinuri siya ni Aramis habang tinatawag siyang My Beloved, habang si Son Rako ay napa talaga ba.
Habang pinapaliwanag ni Vera kung ano yung dapat nilang bantayan dito ay biglang may bumagsak na isang robotic part na nanggaling out of nowhere, kaya nagtaka sila dito at napalingon si Sunraku sa langit at inisip kung nanggaling ba yun sa itaas. Pagkatining ni Sunraku sa itaas ay biglang may bumagsak na malaking robot-like creature sa kanilang gitna. At matapos yun ay pinagpatuloy ni Virak ang pagpapaliwanag niya at sinabi na ang mga golems na ito na ginawa ng Divinity ay nagkalat sa lugar na yun, kung saan sumagot si Sunraku na mukhang ganun na nga yun at parang pansin niya naman, habang si Emil ay namangha dahil out in full force ang mga yun. Tinitigan ni Sunraku yung golem na ito at dinagdag niya na mukhang ang solid din ang katawan nun, kaya pinaliwanag ni Virak na isa yung work golem. Matapos iyon ay inisip na ni Sunraku kung paano nila ito lalabanan, at habang ginagawa niya iyon ay nagsimulang mag-spark ang isang kamay ng golem dun na may nozzle, at nagsimula yung magpalabas ng flamethrower attacks papunta sa kanya. Nagawa naman yung mailagan ni Sunraku, at napakumento ito na mukhang fire attacks ang kaya nung gawin at mukhang malakas daw yung offense noon pero singbagal daw ng molasses ang pagkilos nito. Habang sinasabi pa lang ni Sunraku na gawin nila itong Battle of Speed at mag-keep up daw itong si Emil sa kanya, ay biglang nag-spring into action si Aramis kaya napatameme sila dun. Sinabi nito ni Aramis habang naghahandang umatake na oras na para isara ang mga kurtina ng travels ng Wonder and Iron Giant of Divinity na ito, at matapos niya yun sabihin ay ginamit niya dito ang kanyang move na Sovereign Solo Primal Slash, na nagpalabas ng malakas na thrust papunta sa golem na nagpawasak sa katawan nun, at sa lakas ng atake ni Aramis ay tumagos din yun sa kalapit na rock slab nito. Nagkomento ulit si Aramis na as long as nandito si Wild Wind Aramis ay walang kahit sinong kalaban ang makakapagpapigil sa kanila. Nawindang si Sunraku dahil napatumba nito yun gamit ang isang atake, at sumigaw din ito na sandali lang at na-pulverize din ang attacking yun yung item drops at wala yung tinirang kahit ano. Dahil dito ay natawa si Aramis at mukhang nasobrahan daw siya ng force dun, habang si Virak ay nairita sa kanya kaya hinampas siya nito ng hammer habang tinatawag siyang stupid moron at sinasabi na huwag nitong gamitan ng anti-dragon strike ang isang work machine. Si Sunraku naman ay hiniling kung pwede niya bang iwasan ang paggamit ng finisher moves, kung saan nanginginig na sumang ayon si Aramis sa kanya. Pinaliwanag ni Sunraku na alam niya namang malakas si Aramis pero sa tingin niya ay hindi naman ganung kahirap kalabanin yung golem, kung saan napatanong si Virak habang hindi makapaniwala na ano yung pinagsasabi niya doon at ipinaliwanag na ang mga golem na gumagala sa lugar na yun ay hindi naman ganoon kabagal. Ang totoong menaces daw ay ang mga golem na nanggaling sa local resources, at wala daw makakapagsabi kung ano yung pwedeng gawin ng mga yun sa kanila, kung saan nagtaka naman si Sunraku kung ano yung ibig sabihin niya sa local resources, at habang nangyayari yun ay may nagsimulang gamulong na bato papunta sa paa niya, at nang makalapit yun ay bigla yung tinubuan ng claws at dumb eye kit yun sa kanyang paa. Nagulat sila dito, at biglang umilo yung bato na ito na para bang sabog kaya nabahala sila, pero agad na kumilo si Virak at inilabas ang kanyang hammer, at sumigaw na wag daw gumalaw itong si Sunraku. Hinampas nito yung bato papalayo sa kanila, at sa kabutihang palad ay tumalsik muna iyon bago sumabog ng malakas. Malakas pa ang naging flare noon matapos sumabog kaya napalingon sila dun, at napakumento itong si Sunraku na muntikan na siya dun. Tinignan din ito yung paa niya at hindi makapaniwala na sumabog iyon ng mag-isa, at napatanong kung locally made ba yung ball na iyon, kung saan sumagot si Virak na kakasabi lang nito sa kanila na hindi nila masasabi kung ano yung gagawin ng mga locally made creatures na iyon sa kanila. Sumigaw naman si Emil para palingunin si Sunraku sa nakita nito, at pagkalingon nito ni Sunraku ay sinabi nito kay Aramis na huwag na nito isipin yung sinabi niya kanina tungkol sa paghinay-hinay, at sa katunayan ay oras na daw para mag all out like crazy sila dito. At habang sinasabi niya yun ay biglang nagsilabasan ang sandamakmak ng ball-like creature na kagaya ng sumabog kanina, at nanggagaling ito sa loob ng isang mas malaking spherical creature. Patuloy ang pagpapalabas ng spherical creature ng mini ball-like bombers, at mabilis na sumugod ang mga yun papunta kay Sunraku. Gayunpaman, dahil sa taglay na bilis ni Sunraku ay nagawa niyang mailagan ang dalawa sa mga yun, at nang magkatamaan yung dalawang tumalon sa kanya ay bigla yung sumabog, at nagsanhi yun ang chain reaction kung saan nagsisabugan din ang iba pang ball-like creatures dito.
Sinabihan ni Sun Rako si Virac na mang-ingat ito sa chain reaction, kung saan napakumento yung si Virac na patuloy lang yung paglabas ng mga ball golems na yon, at napaisip siya dito na walang point na kalabanin ng Infinite Army of Ball Golems, at kinakailangan daw nilang makahanap ng paraan para makalapit at matalo ang main golem na yung mas malaking spherical creature. Patuloy ang pakikipaglaban sa mga ball golems dito, at ginamit dito ni Emil ng kanyang Magic Edge, habang si Aramis ay ginamit ang kanyang move na Sovereign Solo Primal Slash na nag-burr sa maraming ball golems, pero sa kasamaang palad ay sandamakmak pa din ang nakapalibot sa kanila. Kaya napakumento ito na hindi siya sigurado kung nabawasan niya ba ang mga ito habang si Emil ay sinasabi na hindi tumitigil ang mga iyon na magsilabasan. Sa kabilang banda, napansin sila nila Sun Rako at Virac, at napatanong ito kung siya lang ba o mas nagkukumpul ang mga ball golem papunta kila Emil at Aramis, kung saan sumang-ayon si Virac at talagang gusto daw ng mga iyon na unahin sila. Naisip ni Sun Rako na baka sina-shutdown ng kalaban nila ang nakikita nitong main threats kagaya ni Aramis na isang high-level fighter at si Emil na long-range casters. Dagdag nito na mukhang merong matalinong AI ang game na ito, pero kung gayon daw ay merong plano itong si Sun Rako. Mabilis na tumakbo si Sun Rako at agad na inaya si Virac na kumilos dahil ngayon na daw ang kanilang chance at tapusin na daw nila ito. Dahil doon ay pamasan sa likuran niya si Virac, at gamit ang kanyang bilis ay inilege niya ang mga ball golems na papunta sa kanila habang iniisip na salamat sa pag-target ng creature kila Aramis at Emil ay kaunti lang yung area nila ng ball golems, at gamit daw ang kanyang speed ay kaya niyang makalapit. Nag-drift itong si Sun Rako at Prom Ino sa may gilid ng spherical creature, at pagkadikit nila doon ay nagkomento si Sun Rako na yung decision-making skills ng creature na ito ang magsasanhi ng kanyang downfall, at inaya na niya si Virac na patumbahin ang kanilang kalaban. Sa hindi nila inaasahan, bumwelo yung spherical creature at malakas yung tumalon sa ere, kaya nawindang sila Sun Rako doon at hindi makapaniwala na kaya nung tumalon. Kumapit yung halimaw sa katabi nitong stone pillar para mapalayo kina Sun Rako, kaya nag-aalalang tinanong ni Virac kung ano na yung gagawin nila dito, kung saan sinabi ni Sun Rako na gamit ang Moon Jumper at Six Boat Leap ay within range naman siya ng creature, pero may pero. Patuloy na nagpalabas yung spherical golem ng sandamakmak na ball golems na umulan kila Sun Rako at Virac, kaya napilitan sila dito na umilag at dinagdag ni Sun Rako na yung dahilan kung bakit hindi siya magamit yung skills ni ay masyadong delikado na makipaglaban sa ere dahil sa mga ball sa paligid. Sa banda naman nila Emil ay nagpapanik na ito dahil sa dami ng kalaban na sumusugod sa kanya, kaya napasigaw ito ng pangalan ni Sun Rako at sinabi na masyadong maraming ball sa banda niya kaya hindi niya sila matutulungan. Sumingit si Aramis at habang itinatapat ang rapier nito sa mga ball golem ay sinabihan nito si Emil na yumuko habang tinatawang yung sister ng kanyang beloved, at matapos yumuko ni Emil ay ginamit nito ulit ang kanyang Sovereign Solo Primal Slash na umubos sa mga ball golem na sumusubok na lumapit kay Emil. Patuloy na nag-travel yung atake niya, at di nagtagal ay umabot yun sa banda nila Sun Rako at Virac, at tumama ito sa stone pillar na kinakapitan ng main monster. Solido itong tumama sa pillar at mismo yung tumama sa tinamaan niya kanina, at dahil dito ay tuluyan ng bumigay ang pilar na nagsanhi ng pagtamba noon kasama yung spherical creature, at manghang-mangha si Sun Rako sa skills ni Aramis sa sword at tinawag yung godly. Nagkomento naman si Aramis na kahit sino pa ang hamarang sa dinaraanan ng kanyang beloved ay hihiwain niya apart kagaya ng kanyang pinanggako. Sa sitwasyon naman ng spherical creature ay bago ito tuluyang bumagsak kasama ng stone pillar ay tumalon itong muli, kaya nairita si Sun Rako at mukhang sinusubukan daw ulit nung tumakas, habang si Virac ay sinasabi na pero pangit yung nagawa nung talon kaya hindi yun masyado makakalayo sa kanila, at dito niya naisip na i-suggest kay Sun Rako ang isang bagay at hindi daw ba na magandang subukan na nila kung anuman yung tinutukoy nito. Matapos niya yun sabihin ay nilabas ni Sun Rako ang weapon stab niya at nag-equip ito ng ibang sandata, at habang inilalabas niya yun ay sinabi nito na yung Bloodstained Decapitator ay isa na ngayong thing of the past, at lumalabas na nilabas niya dito ang kanyang Flame General's Decapitator, at sinabi nito na oras na para ipakita sa nilalang na ito ang power ng kanyang Reborn Decapitator. Tumakbo si Sun Rako sa paglalandingan ng spherical creature at anabangan niya yung bumagsak,
at habang bumabagsak yun ay naghanda siyang gamitin ang kanyang skill na Glowing Tears, at pagkabagsak ng creature ay solido yung tumama sa mismong gitna ng katawan nito. Nagkomento si Sunraco na nakita daw nito ni Virac kung gaano sinubukang ilaga ng golem na ito ang makatamo ng damage, kaya sigurado daw ito na hindi yun confident sa taglay nitong vitality. Nagsanhi ng pagkawasak ng body ng creature yung ginawang atake ni Sunraco na nagsanhi ng pagka-expose ng core ng creature, at matapos yun ay napakomento siya na nagugustuhan niya yung decapitator na ito habang si Virac ay agad itong kumilos para ipadala ang finishing blow. Ginamit dito ni Virac ang kanyang move na Material Destroy, at solido yung tumama sa core ng spherical golem na nagpasabog dun. Sa kasamaang palad, pagkatamo ng lethal damage ng core nito, bigla yung nagpalabas ng nakakasilaw na liwanag at tila ba nagse-self-destruct ito, kaya napamura dun si Sunraco at agad na tumakbo papalayo sa naghahandang sumabog na golem habang isinisigaw na tumakbo silang lahat. Di nagtagal, tuluyan ang sumabog ang spherical creature sa kanilang likod, at sa lakas ng pagsabog noon ay napatalsik sila Sunraco at Virac dito. Matapos iyon ay windang na nagkomento si Sunraco na inexpect niya naman ito pero hindi nito naisip na sumasabog din yung main golem, habang si Virac ay napasabi na muntikan na sila daw at sila Aramis at Emil naman ay napapachir sa gilid. Napatingin si Sunraco sa pinagsabugan ng golem at may napansin itong item na nalalaglag, kaya sinalo niya yon at inisip na marahil item drop ito. Tinignan niya maigi yung item at nakita nito na may itsura yung itlog na may nakakatawang mukha, habang si Emil ay napakomento na ang cute noon. Nag-search si Sunraco kung ano ba yung item na ito, at nakita niya na isa itong Blast Soil Idol, at ang description nito ay isa itong maliit na replacement body na nagfo-form rarely by naturally produced golems, at ang idol na crine atin ng mga cannonball golems ay nagte-trigger ng maliit na explosion kapag sapat ang lakas ng paghampas mo dun, at kapag naabot na ng dance ng idol ang climax nito, mag-e-erupt ang flames galing sa ilalim ng lupa. Nang mabasa ito ni Sunraco ay inisip niya na isa itong granada, at si Virac ay sinabi na kung hindi niya yun nasalo ay mukhang napasabog na sila dun, kaya napagoddamn si Sunraco at talk about the mother of all parting shots daw, at napagdesisyonan niyang ilagay ito agad sa inventorya. Matapos yun ay tinignan na ulit ni Sunraco yung daan papunta sa pupuntahan nila sa kanyang map, at sinabi nito na ngayong medyo mas kalmado na yung sitwasyon ay gusto na niyang simulan ang paghahanap sa Magic Application Unit, pero napatanong din ito kung saan ba sila magsisimula, at ika ni Emil ay puro scrap at rubble lang yung nakikita nila dito. Tinanong naman ni Virac na tama ba na yung Magic Application Unit na yun ay ginagamit ng mga blacksmiths noong Era of Divinity, at kung gayon daw ay ang una nilang dapat gawin ay maghanap sila ng forges ng mga blacksmiths na yun, kung saan nauunawaan naman daw yun ni Sunraco at napatanong ito kung saan kaya matatagpuan ang ganun. Dahil dun ay napasigaw si Virac kung paano niya naman yun malalaman, kaya nagmaktol si Sunraco na ibig sabihin daw ba nun ay hahanapin nila yun sa bawat sulok ng area na ito. Nairita naman si Virac sa pag-iyak niya kaya pinatahimik siya nun at sinaib na kung magiging ganun lang yun kadali ay sana naging ancient craftsman na siya matagal na panahon na ang nakalipas, habang si Emil ay sinasabi na maghahanap naman sila ng magkakasama, kung saan sumang-ayon si Aramis dito at sinabi na wala silang kailangang katakutin dahil magdadala daw ng glory ang kanyang guiding wind sa kanyang beloved, kaya napasigaw si Virac na lumayo-layo ito sa kanya. Habang nangyayari ito ay lumalabas na merong dalawang players ang nanunood sa kanila galing sa tuktok ng isang ditch, at napakomento yung isa dito na mukhang nagsasaya sila dun, habang yung isa ay sinasabi na as if iniisip ni Sunraco na makakatakas ito scot-free sa pag-ignore sa kanila, kaya napatanong yung isa na kung gayon ay ano yung gagawin nila dito, at lumalabas na si Pencil Gun ito at Oikatso, at sinagot ni Pencil Gun yung tanong in Oikatso at pinaliwanag nito na for now, why not daw na magsimula sila sa isang murder. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa pakikipaglaban ni Sunraco kasama ang kanyang grupo sa isa pang monster na may sandamakmak na spike sa katawan. At dito ay nagawa nila yung matalo gamit ang pag-thrust ng kanyang Flame General's Decapitator sa core ng kanilang kalaban, at matapos yun ay tuluyan na iyong na-obliterate. Pagkatapos noon ay napayes sa excitement si Sunraco, habang si Emil ay masayang sinabi na nagawa na nila ito.
Nag-drop ng item yung creature at pagkadampot ni Sunraku ay napansin nito na isa ulit itong idol. Binasa nito yung description at lumalabas na isa itong Sword Denier idol, at strongly daw itong nag-a-attract ng atensyon ng certain monsters, at the more daw na hindi mo pansinin yung idol na ito ay mas magiging curious ka dito, kung saan napakomento din si Sunraku na kamukha nito ang isang Valkyrie at ang detailed daw nito. Nang mabasa ni Sunraku yung description nito ay hiniling niya na sana hindi goblins or orcs ang ina-attract nito, kaya nagtaka si Emil sa kanya. Pero good thing daw na nasa kanya yung decapitator na ginamit niya kanina dahil yung golem na nakalaban nila ay sigurado siyang hindi aabot ang ibang weapons lampas sa swords na pinalabas noon, at dagdag pa na meron daw itong mataas na vitality, kaya mayabang na sinabi ni Virak na dahil yun sa siya yung nagforge noon. Pero yung job daw nito ni Sunraku ikanya ay mercenary twin swords, kaya niya lang na matutunan ng madali ang twin blade at dagger skills. Pero mas mahirap kung usapang longsword skills na. Pero naisip niya naman na baka matulungan siya ng twin moon's handlings, pero kinakailangan niya daw i-main ang twin swords, at habang kinakalikot niya yung tabs niya ay tinanong ni Virak kung ano na yung susunod nilang gagawin dito dahil mukhang naubos na nila yung golem sa area at talaga daw bang mahahanap nila yung forge na hinahanap nila nearby. Sumagot si Sunraku na hindi niya ito maipapangako pero mas natural para sa forge na ito na maging less of a weapon forge at more of a manufacturing plant na galing sa Age of Divinity, at nang marinig yun ni Aramis ay napaisip ito. Dagdag ni Sunraku na kung tama siya at gumawa yung mga Tiga Age of Divinity ng some real precision scientific work sa forge ay malamang nasa importanteng lugar yon. At kung yung rubble na nakikita nila ay ang remains ng isang battle laban sa isang enemy, ang security at defense golems ay marahil ginawa para protektahan yung lugar na yun sa mga outside foes. Sumigaw naman bigla si Aramis at sinabi na nauunawaan na niya at ibig sabihin daw noon ay nag-eyeball sila dito dahil sa golems nearby, habang si Emil ay napakomento na maganda yung reasoning ni Sunraku, pero sinabi ni Virak na wala siyang nakikitang kahit anong building na kagaya nun sa area nila at puro rubble lang ito kagaya ng iba. Habang sinasabi niya ito ay biglang may nakita si Sunraku at nagsimula itong mag-alis ng mga nakaharang na metal pillar sa isang gusali habang rhetorical na tinatanong na kung gusto nila ng protection from outside enemies ay saan daw sila magbe-build ng camp. Nakuha niya yung atensyon nila Virak at Aramis nang madiskubre niya kung ano yung hinaharangan ng mga metal pillars, at nakita nila dito ang isang passageway papuntang underground, at ito daw yung sagot sa tanong niya. Sinilip nila yung nakita nilang passage, at nagbato dito si Virak ng isang maliit na bagay para malaman kung gaano kalalim yung butas, at nang gawin niya yun ay nalaman nila na masyadong malalim yun at naisip ni Sunraku na siguradong walang cushion na babagsakan dun. Bigla namang dumating sa likod nila sila Pencil Gun at Oikatsu, at sinabi ni Oikatsu dito na meron siyang lubid, kaya napag-rate dun si Sunraku at habang may sasabihin sana siya na kung gayon, ay lumingon siya sa kanyang likod at dito na niya napansin na yung dalawang kaibigan niya yung dumating doon at tinapos nun yung sasabihin niya na kinakailangan nilang tulungan ang isa't isa kapag may problema. Napatameme si Sunraku dito at agad-agad na tumakbo papalayo sa kanila, pero ginamitan siya ng whip ni Oikatsu kaya nas-ackle siya noon at hindi na siya nakatakas pa. Sinabi ni Pencil Gun sa kanya na kung tumatakbo siya ay siguradong nabasa niya yung mail nito, at ang sama daw niya sa pag-ignore sa kanila. Kung saan dinagdag ni Oikatsu na maganda ng magsulat na ito ng will niya hanggat kaya niya pa, at napatanong naman itong si Sunraku kung paano siya nakita ng mga ito. Pinaliwanag ni Pencil Gun na tama daw ba na nilagay niya yung Crystal Scorpion stuff sa loob ng inventoria, at mag-uusap daw sila kung paano niya nakuha ang ganong karaming materials, pero yung monster daw na yun ay nag-SS-spawn lang sa Crystal Cliff Nests. At noong Sunraku daw dagdag ni Oikatsu na naisip nila na nauna na nitong si Sunraku kaya pumunta sila sa Road of Past Glories, kaya habang tinatanggal ni Sunraku yung whip ni Oikatsu sa leeg niya ay dito niya na-realize na naghahati sila sa ay isang inventoria. Napatanong si Virak kung sino yung mga ito kaya sinabi ni Emil na mga kaibigan nito ni Sunraku, at dito pinaliwanag ni Pencil Gun na valuable pal nila si Sunraku pero muntik na niya sabihin doon na pon. Kaya nagkomento yung dalawa na tinitip niya yung kanyang kamay. Pero mas curious daw itong si Oikatsu sa Black Rabbit at pusa na kasama niya, kaya biglang nabuhayan ang pagiging papansin ni Aramis at sinabi na ang bait niya naman para tanungin ito,
pero agad siyang pinigilan ni Virac nang magpapakilala na siya dahil masyado daw yung mahaba. Pinaliwanag naman ni Sunraco na pwede nilang subukan ang kahit anong gesture sa mga kasama nito pero hindi nila marirecruit ang mga ito dahil galing daw unique scenario ang blacksmith at swordscat na ito. At dito na sinabi nila Virac at Aramis ang kanilang pangalan kina Oikatso at Pencilgon, at napakumento si Pencilgon na way to progress the story. Si Oikatso naman ay binalot ulit ng galit at inggit nang marinig ang salitang unique. Kaya napakumento si Sunraco na lumalala na yung sitwasyon nito, at di nagtagal ay napasigaw na si Oikatso kung bakit siya lang ang hindi makahanap ng ganun, kung saan paasar na sinabi ni Sunraco na karamihan sa dahilan nun ay luck, kaya ayon. Matapos iyon ay pinaliwanag ni Sunraco na pwede silang mag-usap tungkol sa messages nila mamaya, at pons daw o hindi ay pwede daw ba nila siyang tulungan dahil kinakailangan niyang hanapin ang isang magic application unit kung gusto niyang ma-fulfill ang conditions para ma-fix ang reactor. At yung unit daw na yun ay likely nasa ilalim ng path na nakita nila. Tinanong niya naman si Oikatso kung okay lang ba na mag-bungee jump ito papasok dun, kaya naiiritang nagtaka dun si Oikatso, habang si Pencilgon ay napaisip at dinagtagal ay napakomento na kung ayon yung istorya ay gusto daw ba nito ni Katso na mag-dive in at inaya na niya ito. Kaya nagulat dun si Oikatso at hindi makapaniwalang pagtataksilan niya ito agad. Gayunpaman, pumayag pa rin si Oikatso at gamit ang kanyang whip ay tinali niya yon sa isang nakausling mechanical part, at pinagtali-tali niya yung marami niyang whip dun para makagawa ng mas mahabang lubid. Tinignan siya nila Sunraco habang dahan-daang bumababa sa butas, at dito ay nagtaka si Virac na tumuloy pa rin si Oikatso na bumaba doon kahit hindi nito alam kung ano yung meron sa loob. Kung saan sinabi naman ni Pencilgon na kung merong something doon ay agad na aakyat yung si Oikatso, kaya napakomento si Virac na talagang isang pawn lang si Oikatso para dito. Sa kabilang banda, hindi naman nagtagal ay nakarating na si Oikatso sa pinakababa ng pathway, at sumigaw ito na isa itong futuristic underground cavern. Sinabihan niya na din yung mga nasa itaas na all goods ang sitwasyon sa baba at wala siyang nakikitang mga kalaban, kaya agad na sumunod sa kanya sila Sunraco at Emil. Pero nakakatawa daw ito ika ni Oikatso dahil halos mukhang ruin na ito galing sa labas pero yung loob nito ay mukhang buhay pa din at may energy pa. Napagdesisyon na niyang maglakad at napakomento na hindi niya inakala na magiging ganito kaliwanag sa baba. Pero habang naglalakad siya ay bigla siyang may naapakang platform na biglang umilo, at meron yung na-trigger na nagpagulat sa kanya at sa bagong baba pa lang na sila Sunraco, Emil at Virac. Dahil dito ay sinigawan siya ni Sunraco kung ano daw yung ginawa niya, kung saan nasa stutter na nagpaliwanag si Oikatso at sinabi niya lang na sa tingin niya ay online pa rin yung security ng lugar. Meron namang nag-pop out na isang tube galing sa kisame ng lugar, at may lumabas sa tube na ito na isang robotic na creature na may apat na kamay, at tumayo iyon sa kanilang harapan. Sumunod na din sa baba si Pencilgon at pagkababa nun ay napakomento yun na nare-remind sila nun kay Wazaiman, kaya nagulat dun si Virac habang si Sunraco ay hiniling na sana hindi na naman ito isang locked-in combat for half an hour thing, pero sinabi ni Oikatso na pero siguradong isa na naman yung high mobility type monster. Napatanong naman si Virac kung goods na ba silang lahat dun, kung saan agad na kumilos si Aramis at sinabi na huwag itong mag-alala at walang kalaban ang kayang ma-survive ang kanyang blade. Agad nitong ginamitan yung four-armed creature ng kanyang Sovereign Solo Primal Slash, pero sa hindi nito inaasahan ay gamit lang ang isang shield na ipinalabas ng creature na ito sa kanyang kamay ay nagawa nung ma-deflect ang pambihira niyang, kaya kita ang pagkagulat sa mukha ni Aramis dito. Napatitig siya sa creature at sinabi na oo may appreciable distance silang dalawa, pero hindi ito makapaniwala na na-deflect yun, habang si Virac ay napapakomento na walang binatbat yung ibang golem sa kinakatapat nila ngayon. Humindi naman si Sunraco dito at sinabi na hula niya na ang tunay na watchdog ay hindi yung mga nasa itaas kundi yung nasa harapan nila mismo na golem. Gayunpaman, hindi daw ito big deal ika ni Pencilgon habang nilalabas nito ang kanyang spear dahil kasama daw nito yung trio na tumalo ng isang Colossus, at dagdag ni Oikatso na ito ang unang beses na nag-team up ang Wolfgang para sa isang battle. Naghanda yung tatlo na sumugod, at sinabi naman ito ni Sunraco na ipipilit nilang makapush through sa four-armed golem na ito, at agad na ginamit ang kanyang skill na Vorpal Blade Arts Lake Mirror Moon version 3.
Habang sumusugod sila ay lumabas ang kanyang atake sa may likuran ng four-armed golem, kaya nawala yon sa focus at napalingon sa kanyang likod. Napanais si Oikatsu dito at i-turn lang daw niya yung aggro noon sa kabila kung saan dinagdag ni Sunraku na mabibigyan sila noon ng oras na makalapit. Tumalon-talon si Sunraku sa may pader habang yung iba ay patuloy ang pagsugod kaya nabaling yung atensyon ng golem sa kanya at sinubukan siya nung tamaan ng laser beams na nanggaling sa mga kamay noon. Dahil dito ay nagawang makalapit nila Oikatsu at Virak sa may gilid ng golem, at agad na naghanda yung dalawang ito na umatake. Gayunpaman, sa hindi nila inaasahan ay magagawa pa din sila nung mas alag gamit ang dalawa pa nung kamay. Nairita dun si Virak habang si Oikatsu ay pinuri pa na may maganda itong shield, habang si Sunraku ay nagawang makapunta sa likuran ng golem, pero napatwitch yung creature na ito at nagawa pa rin itong mapansin si Sunraku at nagpadala ito ulit ng laser beam sa kanya. Napakumento si Sunraku habang umiilag na grabe ang pagiging watchdog nito at mukhang ang guard duty ang priority nito kung saan dinagdag ni Oikatsu habang patuloy sila sa pag-atake ni Virak na pero hindi daw ba ay bad choice yun. At habang nangyayari ito ay naghanda sina Aramis at Emil ng kanya-kanyang atake, at sabay nilang ginamit dito ang Sovereign Solo Primal Slash at Add Spell Magic Edge, na solidong tumama sa may katawan ng golem at nagsanhi yun ang pag-crack ng katawan noon. Bilang follow-up naman ay naghanda si Pencil Gun na ibato ang kanyang spear habang sinasabi na oras na para sa barrage, at pagkabato nito ay sinigaw niya ang mga katagang all or nothing. Mabilis na lumipad yung spear niya papunta sa four-armed golem, at nagawa niyang matamaan yung parteng may crack sa katawan noon. Sumugod na si Sunraku nang mapatambay yung golem na ito, at nagkomento siya na usually ay decently tough ang kagaya nito sa isang labanan, pero sorry daw dahil sa party nila, wala silang ibang kasama kundi attackers, at sabay-sabay sila nila Virak at Oikatsu na umatake at ginamit nila ang kanya-kanyang atake kagaya ng Titan Blast, Glow ang Pierce, at Dark Overstrike. Sinabi naman ni Pencil Gun na hindi niya inaakala na mananalula sa bull rush na yun dahil ang isang party na puro attackers ay may disadvantage, habang si Sunraku naman ay mayabang na natawa habang sinasabi na masyado itong madali. Matapos yun, nilabas ulit ni Pencil Gun yung spear niya at sinabi na nakita na niya itong mangyayari at ung ganung atake ay hindi man lang na-scratchan yung weapon niya. At napatanong si Sunraku kung yung hawak niya ba yung main weapon na daladala niya ngayon kung saan sumang-ayon si Pencil Gun at ang pangalan daw nito ay The Holy Spear Kledfolch na isa sa mga hero weapons ng SLF at meron lang daw limang ganito sa buong game. Kapag meron ka daw noon ay ma-unlock mo yung hero orb para sa sarili mo at masaya ito dahil worth it yung hirap sa pagkuha sa item na ito. Kung saan paasar na nag-side comment si Sunraku na kung isa siyang hero ay doomed na ang SLF. Huwag naman daw siyang maging silly ika ni Pencil Gun at ang isang hero daw ay basically isang glorified assassin, kaya sumagot ulit si Sunraku na mukhang gine-justify na niya agad ang kanyang sarili, habang si Oikatsu ay napasigaw na nagkamali na naman siya. Mukhang nahihirapan pa rin daw siya sa door na papasukan nila ika ni Pencil Gun habang si Sunraku ay pinpoint na sinabi nito kanina ay meron siyang skill para mabuksan yun ng mabilis. Kung saan sinabi ni Oikatsu na level 1 pa lang yung kill niya at hindi yun madalas gumagana. Matapos yun ay sinubukan ulit ni Oikatsu na gamitan yung pinto ng kanyang Treasure Hunter skill Ruin Sense, at ipinaliwanag dito na ina-assess nito ang mga ruins at ina-analyze ang kanilang construction. Gayunpaman, nabigo ulit si Oikatsu pero hindi siya dito sumusuko, kaya paasar na sinabi ni Sunraku na so may oras pa siyang maligo. Sinabi din nito na umasa siya kanina na magde-drop ng isang card key o kung ano yung four-armed golem na tinalo nila kanina, pero mukhang hindi daw ito magiging madali, habang si Pencil Gun ay sumigaw na oras na para sa random number generator challenge. Napansin ni Sunraku na yung tinutukoy niya ay yung RNG, at wala daw siyang magandang memorya doon kung saan sumang-ayon si Pencil Gun at naaalala na hindi ganun kaganda yung RNG ni Sunraku. Habang nag-uusap sila tungkol sa isang laro na puro RNG na All Heart Chronicle ay nagtaka sa kanila si Virak habang nakikinig lang si Aramis, at dito ay tinanong ni Pencil Gun na dong laro niya ba kinakailangan ng Andem Drop para mahil yung illness ng heroine at inabot yun ng 3 linggo para makuha, kaya sumigaw si Sunraku na huwag niya na yun ipaalala sa kanya.
Naiiritang dinagdag ni Sunraku na at matapos daw yun why naging All Death Chronicle na yung game na yun. At sinigawan na niya si Oikatsu na ipas na nito yung skill check dahil binabalot na siya dito ng old trauma. Di nagtagal, nagawa nang mabuksan ni Oikatsu yung pintuan, kaya natuwa sila dito, at nagkomento ito na mukhang dapat yung bumukas kapag nilagyan mo yun ng gumaganang legacy weapon. Niyabangan niya si Sunraku at tinanong kung nakikita na ba nito yung difference nila, kaya pinpoint ni Sunraku na yung hindi makahanap ng ni isang unique scenario pa yung nagsabi nun. Dahil dun ay nap-icon si Oikatsu sa kanya at sinunggaban siya ito, habang sila Pencil Gun ay pumasok na sa silid at kita ang pagkamangha sa kanilang mukha. Lumalabas na nakakita Ayla dito ng malaking laboratory na puno ng robotic hands, at masayang dinagdag ni Pencil Gun na naamoy na niya na puno ng rare items ang lugar na ito. Si Sunraku naman ay agad silang inutusan na maghiwa-hiwalay at libutin ang paligid dahil sigurado daw na nasa area na ito yung magic application unit na hinahanap niya, kaya napa-side comment si Virac na ang excited niya, kung saan sinabi ni Pencil Gun na gusto lang nung magkaroon ng bagong laruan, habang si Emil ay sumigaw na siya ang makakahanap nun at si Oikatsu ay sinabi na mukhang maraming trabaho na naman ito para sa kanya. Habang tumitingin-tingin si Sunraku ay may nakita siyang holographic thing sa isang gilid at nakita niya dito ng isang hologram ng halimaw kaya napakumento siya na ang freaky ng itsura noon at nakakadiri yun. Inisip niya din na baka isa yun sa mga outside invaders na kinalaban ng mga tao doon at napakumento iya na eluding Perrin yung istorya para sa kanya. Kinausap naman ni Pencil Gun si Oikatsu at tinanong ito kung nakikita niya ba yun kung saan umuo si Oikatsu at alam niya daw yun, kaya nagtaka si Virac sa kanila kung anong meron na nagpasagot sa kanila na wala lang pero medyo needle in a haystack daw yung sitwasyon nila habang si Oikatsu ay sinasabi na hindi daw backstory item yung hinahanap nila kaya sigurado daw na hindi ito magiging madali, at napatanong pa ito kung alam ba nila yung itsura ng kanilang hinahanap. Si Emil naman ay tinawag si Sunraku at may ipinakita tong donut-like object at tinanong kung nang cool ba nito. Kaya tinanong siya ni Sunraku kung ano yung pinaglalaroan niya doon kaya sinabi ni Emil na nasa nakastock ito sa ilalim ng isang desk, kung saan sinabi ni Sunraku na sige at itapon niya na lang ito kung saan. Habang nadidismaya si Emil dahil inutos sa kanya yun ni Sunraku ay si Virac naman ay inaalala yung itsura ng Magic Application Unit, at nang lumingon nito sa kanya ay nagulat ito at napasigaw na yung hawak ni Emil ay yung mismong bagay na hinahanap nila. Kinuha niya ito sa kamay ni Emil at sinabi na ito yung bagay na hinahanap nila, kaya hindi makapaniwala si Sunraku na ito yun at dinagdag niya na ito na ang kanyang UC para matutunan ang lahat ng tungkol sa Divinity Weapons. Binuhat naman ni Sunraku si Emil at masaya nitong sinabi na ang brilliant niya habang siniswing yun sa ere. Matapos iyon ay nang sasabihin niya na kay Virac na bumalik na sila sa Lagonia para magsimula na ay bigla siyang hinawakan nila Pencil Gun at Oikatsu sa magkabilang balikat at nakakatakot na sinabi ng dalawa na kung sa tingin niya ay kaya niyang umalis dito basta-basta ay mag-isip-isip ito, at huwag daw nito sabihin sa kanila na nakalimutan niya yung tungkol sa messages nila. Sa sumunod na eksena, pagkalabas nila sa underground pathway, dito napatanong si Sunraku kung meron ba talagang naghahanap sa kanya, kung saan sumang-ayon si Oikatsu at simula daw nung natalo nila si Wezeman at nung na-air yung relation niya sa kanila ni Pencil Gun ay marami silang pinagdaanan na crap noon. Dagdag niya na pinalibutan sila one time ng mga shady looking dudes, na pilit para sa impormasyon tungkol sa mga rabbit, na hilingan ng personal meet dito kay Sunraku, at nakakatakot daw na laging may nagmamakaawa sayo. Sinabi naman ni Pencil Gun na pati yung head ng Schwarzer Wolf ay sumali sa attack holder para makipag-negotiate sa kanya, kaya napa-side comment si Sunraku na parang problema niya ito. May naalala si Sunraku at sinabi na sandali lang, at ibig sabihin daw ba na yung nobody na kasapi ng The Library ay nagtanong na din sa kanila, kung saan nagtaka si Pencil Gun at sinabi na yung tinutukoy niya ba ay yung Lore Clan, kaya nabahala dun si Sunraku. Sumigaw si Pencil Gun at galit na tinanong kung sinel out ba siya nito ni Sunraku sa old freak na yun at ang lakas naman daw ng loob nito ni Sunraku, at kinamumuhian niya daw yung lalaking yun dahil tinadtad siya noon ng mga tanong, habang si Sunraku ay pinaliwanag lang na sinusubukan niya lang din na enjoyin yung laro na ito. Meron namang na-realize si Pencil Gun dito at napaisip kung pwede niya ba itong magamit, habang si Sunraku ay sinasabi na besides,
Nakuha niya pera naman daw yung Magic Application Unit event na ito, kaya napatanong si Oy Katso kung kinakailangan niya ba talaga yon, kung saan sinabi ni Virac na kaya niya yung kunin at hatiin anytime na nagpa-jowl kay Sunraku. Narinig naman daw yun ni Pencil Gun ika ni Oy Katso, kung saan napagrade si Pencil Gun at kung gayon daw ay ibigay na nila yun kay Virac at bumalik muna sa town for now, at dun sila mag-uusap tungkol sa mga detalye, kaya now may dun si Sunraku at nagkomento na mukhang hindi na niya matatakasan yung sitwasyon na ito. Sa sumunod na eksena, nakabalik na sila sa town, at dito tinanong ni Pencil Gun kung kinakailangan ba talaga ni Sunraku na magsuot ng tela kada punta nito sa town, kaya sumagot si Sunraku na ano pa ba yung magagawa niya at ito daw ang best way para matagaw sila Virac at Aramis, at nagkakount daw yun bilang headgear kaya yung marking niya ay hindi yun naaapektuhan. Nagkomento si Oy Katso na naisip niya nung una na yung paglalakad nito ni Sunraku half-naked ay thing niya, kaya naiiritang sinabi ni Sunraku na hindi at gusto niya din na mag-try ng maraming gears, at nagsimula na itong magreklamo sa pagsabi na bakit niya ba nilalaro yung sandbox game na ito na tied down siya. Kung saan sinabi lang ni Virac sa kanya na bilasan niya na lang dun at dalhin sila sa isang ali dahil hindi na niya matiis yung pwesto niya, pero si Aramis ay sinasabi lang sa kanya na marami pa namang space sa loob. Matapos yun, nakarating na sila sa isang ali at dito tinanong ni Virac bago sila bumalik ng nabugbog na Aramis sa Lagonia na okay lang talaga kila Sunraku na kunin niya yung Magic Application Unit, kung saan sinabi ni Sunraku na sa kanya na yun at hindi na daw ito makapaghintay na makilala si Virac ang Ancient Craftsman, at nagpasalamat din ito kay Aramis kung saan masayang sinabi ni Aramis na masaya siyang nakasama siya at mailigtas ang kanyang beloved sa kapahamakan. Pinagmadali na ni Virac itong si Aramis at aalis na daw sila, at naipit pa yung ulo nito sa pintuan habang nagpapalamki na Sunraku ang at sa mga kasama niya. Matapos iyon ay sinabi ni Sunraku kay Emiel na mas prefer niya kung magpapahinga din ito sa Lagonia, kung saan cute na sinabi ni Emiel na gusto niya na naman ba naiwan ito, kaya pinaliwanag ni Sunraku na wala siyang ideya kung ano ba yung pinaplano nila Pencil Gun at Oy Katso sa kanya. Habang si Pencil Gun ay sinasabi na actually ay meron silang role in mind para dito kay Emiel kaya sumama lang daw ito sa kanila, kaya nagtaka dun si Emiel. Habang nag-uusap-usap sila ay may dumating sa ali na tinatambayan nila kaya napalingon dito sila Sunraku, at yung dumating dito ay tila isang savage beast na handa ng sumunggab, at lumalabas na si Animalia ito kasama ang kanyang SF Zuklan, kaya nagulat si Sunraku dun at inisip kung ano yung meron. Nang makita nila Animalia si Emiel ay biglang nagsisugod ang lahat ng ito na kala mo na uuhaw na mga hayop. Kaya agad na napatakbo si Sunraku dahil alam niyang berserk eyes ang nakikita niya sa mga iyon at inaya niya rin sila Pencil Gun at Oy Katso na tumakbo. Pero imbis na tumakbo ay pinigilan pa siya ng dalawang ito kaya nagtaka siya dun. Napangiti yung dalawa sa kanya na kala mo may masamang ginawa. Kaya dito niya na-realize na sinold out siya ng mga ito kila Animalia. At bago sila masunggaban ng mga Tigazuklan ay sinabi ni Pencil Gun na ngayon ay patas na sila. Napasigaw si Sunraku dito dahil sa takot at hindi niya daw kayang problemayan ito. Pero bigla siyang may naisip dito at sinabi na hindi siya yung gusto ng mga iyon. At agad niyang hinawakan si Emiel at ibinato papunta kila Animalia. Nagulat si Emiel sa kanya at di nagtagal ay kala mo pinaglalapa si Emiel nila Animalia dahil sa obsesyon ng mga iyon sa mga pets. Kaya napasigaw si Emiel na paano daw siya napagtaksilan nito ni Sunraku. Habang pinapanood si Emiel na pagkaguluhan ay napakomento si Oy Katso na parang mga zombie ito na nagpa-pound sa isang fresh meat, si Sunraku naman ay sinabi na huwag siyang kamuhiin ito at minsan daw ay kinakailangan talaga ang isang sacrifice, at idinagdag ni Pencil Gun na kung wala si Emiel doon ay magiging mahirap na pigilan si Animalia sa pinaka-insane ng estado. May napansin naman dito si Sunraku sa kanilang tabi at sinabi na sandali lang at sino daw yung tumawag sa mga ito. At lumalabas na si Saiger 100 ito kasama si Saiger Zero at tinanong nito si Pencil Gun kung para saan yung urgency nito. Nag-hi dito si Pencil Gun at tinawag si Saiger 100 na Momo, at nagulat din dito si Sunraku na kasama nito si Saiger Zero. Nilapitan naman ni Saiger 100 si Sunraku at pinaliwanag na matagal na siya nitong gustong makausap at pinakilala nito ang kanyang sarili na leader ng Schwarzer Wolf Clan at pinakilala din nito si Saiger Zero. Nang magpapkilala na mismo si Saiger Zero ay sa sobrang hiya nito ay manhinhin lang nitong sinabi hi,
kung saan awkwardly nag-hey si Sunraku pabalik, at habang nangyayari yun ay inisip ni Cyber Zero na mas mabigat na ngawin yung pressure. Si Pencil Gun naman ay tinitigan yung dibdib ni Cyber 100 at fascinated na sinabi na at least na e-enjoy nito ang ganong size in game, kaya na-fluster dun si Cyber 100 at sinabi na manahimik siya at tigilan nito yung pagsabi nun sa kada pagkikita nila. Dahil sa conversation ng dalawa ay inisip ni Sunraku na magkakilala yung dolwang ito in real life, habang si Cyber 100 ay ibinalik na yung topic at tinanong kung sigurado ba si Pencil Gun dito dahil kagaya daw ng sinabi niya ay nag-reach out siya sa tinutukoy nun, pero may pero. Lumalabas na si Professor yung tinutukoy nito, at dumating din yun doon at nagkomento na hindi nito may isip na agugustuhin ng mga ito na contactin siya, at masyado na daw itong matanda para tumakbo pero nag-sprint parent siya papunta dito. Agad na nakilala ni Sunraku si Professor na ito yung Tigolor clan, kaya pinoint ni Professor ang kanyang pangalan at nagpasalamat ito para sa nakaraan. Takang-taka si Sunraku kung ano ba yung ginawa nito ni Pencil Gun, kung saan sinabi lang noon na tama na yung pagtayo lang nila dun at pinaliwanag na may nireserve siyang room sa Crystal City Snake's Apple, at pwede daw silang mag-usap-usap dun. Sa sumunod na eksena, nakarating na sila sa tinutukoy niyang city, at sa loob ng Snake's Apple ay umupo sila sa isang malaking table para simulan ang kanilang meeting. Naiinis at nauurat na sinabi ni Sunraku na mukhang isa itong tribunal kung saan tatanungin siya nilang lahat ng kani-kanilang tanong, habang si Oikatsu ay sinabi na gusto na niya agad umalis. Pinaliwanag ni Pencil Gun sa kanya na humiling ang Short Sir Wolf at SF Zoo na si Sunraku lang ang dapat sumagot, at hindi daw ba ay ayaw nitong matabyunan siya ng mga ito habang buhay, kaya sumagot si Sunraku na hindi, at kung gayon daw ika ni Pencil Gun ay simulan na nila ito, at ngayon daw ay magkakasama ang malalaking pangalan sa isang silid kaya gamitin daw nila maigi ang oras na ito. Itinaas naman ni Cyber 100 ang kanyang kamay at sinabi na pupunta na agad siya sa punto at sinabi na ang gusto nilang mga tiga Scorcher Wolf ay useful information na maglilid sa kanila sa unique monster na si Lycagon the Night Slayer, at kapalit daw nito ay mag-o-offer sila ng paraan para matanggal yung marking ni Sunraku. Gulat na gulat si Sunraku nang malamang kaya nilang gawin yun. Sagot naman ni Cyber 100 na ang method daw na yun ay kilalang kilala, pero kung makikipagtrabaho siya sa kanila, mas magiging madali ng 100 times na gawin yun kesa gawin ito mula scratch. Tinignan naman ni Sunraku ang braso nito at hindi makapaniwalang pwede niyang matanggal ang marking na yun. Maraming beses man daw itong nakatulong sa kanya, papatay daw siya para sa kalayaan na makapag-equip ng kahit na anong gusto niya. Dagdag ni Cyber 100, ang final goal daw ng Short Sir Wolf ay ang matalo ang Night Slayer na si Lycagon. Hirap man daw siyang aminin pero, kailangan pa nilang seryosohin ang pag-take-on ng kahit na anong unique monster. Kahit na raw kasi swertihin sila na makita si Lycagon, natatalo daw sila nang wala pang natutunan na kahit anong magagamit nila at all. Sa gilid, pahamham lang si Animalia at tuwang-tuwa ito kay Emil. Napatingin naman si Sunraku dito at inisip kung gaano karaming impormasyon daw ba ang sasabihin niya sa kanila. Inisip nito kung isheser niya ba sa kanila ang Vorpal Epic na X-Unique Scenario, na siya lang ang may exclusive access ngayon. Imposibleng sabihin niya daw sa kanila ang tungkol sa Lag-Onya o Rabateza, ang palasyo o kay Visage o kahit ang iba pang mga bunnies, pati ang tungkol sa pusa. Kapag nalaman kasi ng SF Zoo Clan ang tungkol sa mga yon, mukhang hindi na siya magkakaroon pa ng chill moment sa SLF. Isa pa, kailangan niya din daw bantayan ang dalawa niyang kaibigan, dahil alam na nila ang tungkol kina Virac at Aramis. Tinignan ni Sunraku si Pencil Gun at inisip na kung bibigyan niya pa ito ng info, siguradong kukuha pa ito ng iba na parang police dog. Natawa naman si Pencil Gun dahil sa pagtitig nito at tinanong kung nagagandahan daw ba siya sa kanya. Sarcastic naman itong sumagot na oo. Sa isip-isip nito, sa ngayon, dapat ay mag-stick lang ito sa topic tungkol kay Wezeman at Lycagon. Inisip nitong gagamitin niya daw yung cover para iwasang banggitin ng anything patungkol sa Lag-Onya. Kaya naman, sumagot lang ito na sa tingin niya, ang mga unique monsters ay hindi basta-basta matatalo sa pakikipaglaban lang dito. Para daw malabanan si Wezeman, ang unique monster na natalo nila, kailangan muna nilang matapos ang isang special na X-Unique Scenario muna.
Nag-agree naman si Pencil Gun dito. Ang mga unique monsters daw ang bumubuo ng core ng mga X-scenario na yun. At dahil na-encounter na nito ang Lycagon randomly, hindi na naging problema sa kanya yun. Malamang kailangan daw nilang mag-flip ng ilang scenario flag, bago pa man maging posibilidad ang matalo ito. Dagdag ni Saiger 100, ang mga flags na yun ay malamang nakatago daw sa mga bagong region na na-unlock ng update. Hindi naman daw sigurado si Pencil Gun, pero kung merong ngang untrip flag sa paligid, sa tingin niya ay konektado ito sa dalawang uniques na hindi pa din nahahanap. Bigla namang kinausap ng professor si Saiger 100 at sinabing, sana daw ay hindi siya masyadong inaabala ng asawa nito tungkol sa bagong region. Ang tinutukoy ba daw nito ay ang massive dynamite, tanong niya. Tama daw, wika ng professor. Sobrang excited daw kasi ito at mukhang nilook forward daw ng asawa niya ang bagong lands. Napaisip naman si Sunraco nang marinig ang tungkol sa asawa nito. Inisip niya, anong klaseng relasyon daw kaya ang meron sila. Ibinahagi naman ng professor ang nalalaman nila tungkol sa 7 unique monsters so far. Una, tungkol sa Night Slayer na si Lycagon, isang black wolf na randomly lang na-encounter. Base sa impormasyon nila, maaaring babae daw ito. Pangalawa, ang octopus-type monster, na sa karagatan lang nagpapakita, si Katarnid ng Abyss. Actually, wala pa daw player ang nakakakita dito in person, gayunpaman, ang info daw nila ay galing sa mga half-crazed NPC. Pangatlo, ang Sky Ruler na si Sigworm, isang golden dragon na randomly ding na-encounter. Gaya ng Lycagon, marami daw eyewitness info dito, pero sobrang taas ng lipad nito. Malalabanan lang daw ito sa Magnanimous Sanctuary area, kung saan ito naghahanap ng mga hero na mag-challenge dito. Sunod naman ay ang Orchestra of the Doom Echo, na nadiskubre ng isang player na nag-raid ng Royal Library ng Inverth Kingdom, na nagrurule sa bagong region na yon. Kontrolado daw nito ang tsunami, nababalot ng apoy at kayang mag-summon ng kidlat. Pero bukod sa pangalan nito, wala na daw iba pang impormasyon dito. Panglima, ay si Wezamon the Tomb Guard, na siyang natalo ng party nila. Habang nagdi-discuss ito, sinubukan namang tumakas ni Katso, pero pinigilan siya ni Sunraku. Wika nitong hindi naman daw siya kailangan dun, pero hindi ito pinatakas ni Sunraku. Sinabi ng professor na sila daw sa library, ay gumawa ng maraming research, pero wala daw silang masyadong non-public intel dito. Natuwa naman si Pencil Gun nang marinig yun at may hinanap sa kanyang inventory tab. Ipinakita nito ang Tome of Truth, Tomb Guard Edition na meron siya. At gulat naman ang professor dito. Binuklat ito ni Pencil Gun at sinabing, punong-puno daw ito ng mahalagang info tungkol sa Wezamon. Nanlaki ang mata ng professor dahil dun. Mahigpit itong niyakap ni Pencil Gun at sinabing, sobrang rare na item daw yun at normally, hindi niya ito papakawalan. Pero kung para sa professor daw na alam kung gaano kahalaga yun, maaaring ibigay niya ito sa kanya sa tamang consideration. Ano daw sa tingin nito, tanong niya. Wala namang pag-aatubiling pumayag ito at sinabing, magbabayad siya ng kahit magkano para dun. Sa isip naman ni Sunraco, kapag binasa daw nila yon ng dalawa o tatlong beses, malalaman nilang worthless ang tome na yon. Habang si Katso, alam na hututan lang ito ng pera ni Pencil Gun. Nagsalita namang muli si Saiger 100 at kinausap si Sunraco. Lahat daw sila ay nangangati para sa impormasyon, at siya lang ang tanging tao na merong tutong info tungkol kay Lycagon. Sumagot naman si Sunraco na kahit siya, ay hindi rin masyadong maraming nalalaman. Okay lang daw yun, wika nito. Kahit na daw ang basic behavior patterns lang nito ay magiging okay na. Tumayo na si Sunraco at sinabing, kung ganun daw, ibibigay nito ang nalalaman niya. Una, patungkol sa physical attacks nito, may ilang mga futiles daw dito at dumadating ito ng mas mabilis kumpara sa ibang bosses. Gayunpaman, kayang-kaya daw itong salagin. Ang swipes daw nito comes in 3 patterns, diagonal, vertical at horizontal. Gumagamit daw ito ng madaming delays pero maraming safe zones kesa sa insahan niya. Mamaya niya daw ay detalye ang tungkol dun. Inuna muna nitong banggitin ang tungkol sa bite attacks nito na sakit sa ulo daw.
Hindi daw ito masyado ginamit sa kanya nito, pero meron daw itong destroy attribute o baka lahat ng physical attacks daw niya ay meron. Anyway, isang kagat lang daw nito ay maririp apart ka na. Pinatigil naman ito Saiger 100, bagay na ikinagulat ni Sunraku. Sa pagkakaalam daw nito, isang beses lang na-meet ni Sunraku si Lightagon. Pero paano daw nito na-analyze ang lahat ng yun sa ganung level, kung unang laban pa lang nila yon ng someone na kasing lakas daw ni Lightagon? Sinabi naman ni Katso na freak daw talaga si Sunraku at nag-agree din si Pencilgon dun. Ano daw ang ibig sabihin nila, tanong ni Sunraku. Samantala, habang nagdidiskusyon ang magkakaibigan, inisip ni Saiger 100 na nang marinig niyang kasamahan nito ni Pencilgon, na-intriga na siya kung anong klaseng tao nga ba talaga ito. Sinabihan niya naman itong magpatuloy lang sa kwento niya at umoki naman si Sunraku. Pero inisip nito na mukhang magiging busy siya for a while. Umamin naman si Sunraku na may isang bagay daw tungkol sa Lightagon na hindi niya pa din maintindihan hanggang ngayon at na-curious naman si Saiger 100 dito. Inalala niya ang pakikipaglaban niya dito at sinabing, nang ma-encounter niya daw ang Lightagon, nakikipaglaban ito sa grupo ng Red Cap Goblins. Nasa gitna daw ito ng laban sa kanila, nang bigla na lang itong nagpakita out of nowhere at biglang umatake. Sa ganun paraan daw nito na-meet ang Night Slayer. Tinalo ng Lightagon ang mga Red Caps pero nanggaling daw ito sa unahan niya at hindi sa likod. At dahil dun, nasurpresa daw ito. Gayunpaman, kahit na sobrang laki niya, hindi man lang daw niya naramdaman ang paglapit nito hanggang sa matamaan siya ng shockwave mula sa pag-atake nito. Curious si Sunraku kung possible daw ba yun. Sinabi naman ni Katso hindi nga daw ganun si Sunraku dahil more of a casual player ang move na yun. Dagdag ni Sunraku, hindi naman basta-basta lumalabas out of nowhere ang mga monsters sa iba pang game areas. Hindi daw, sagot ni Pencilgon. Hindi ganun nakasetup yun. Inisip ni Sunraku na mukhang hindi nga ito crap game. Kung titingnan ang detalye ng mundo na yun, hindi daw sila magde-deploy ng unique monster ng ganun ka-random. Tanong naman ni Saiger 100 kung iniisip daw ba nitong ability ito ng Lightagon. Napatahimik naman ang lahat at napaisip dahil dun. Sinek ng professor ang interface niya habang hawak pa din ni Animalia si Emil. Sa tingin daw ni Sunraku, ay hindi pa sapat ang info na meron sila sa kanya ngayon. Kung makakalaban niya daw ito ulit, siguro mas madami pa siyang malalaman dito. Nagulat si Saiger 100 dun at inisip na gusto niya daw ang lalaking yun. Napabuntong hininga naman si Sunraku, matapos ibigay ang lahat ng impormasyon na meron siya. Natuwa ito na hindi naman nabanggit ang tungkol sa Lagonia o Rabatiza. Samantala, isa-isa namang tinawag sila Sunraku, Pencilgon at Oikatso ni Saiger 100 at tinanong kung ang pangalan daw ba ng clan nila ay Wolfgang. Tinanong naman ito kung nais daw ba nilang bumuo ng alyansa kasama nila. Bigla naman itong ininterrupt ni Animalia at sinabing wait lang daw ang Schwarzer Wolf, napatingin tuloy si Saiger 100 dito. Sinabi ni Animalia na pwede ba daw gawin niya yun sa sarili niyang oras. Napatingin din si Sunraku dahil dun. Hindi daw yun parte ng original question nila, wika ni Animalia. Nag-agree naman si Saiger 100 at inisip na meron pa daw siyang kailangang kausapin tungkol dun muna. Napaisip naman si Sunraku nang biglang sabihin ni Animalia na turn niya na daw. Sila daw sa SF Zoo ay meron lang isang request. Pinisil nito ang pisngi ni Emul at sinabing, nais daw nilang marinig ang tungkol sa land ng Vorpal Bunnies. Habang hawak nito si Emil, sinabi niyang sa ngalan ng SF Zoo, i-squeeze niya daw ang lahat mula sa kanya. Naiintindihan ba daw siya nito? Nainis naman si Sunraku dahil sa pag-bring up nito noon. At dapat daw ay inasahan niya na yun kay Animalia. Di naman nito kay Sunraku na sabihin ang tungkol sa Lagonia. Sa isip naman ni Sunraku, dapat alam niya nang gagawin yun ni Animalia. Sigurado daw itong ang gusto nito ay info tungkol sa mga Lagonia-related unique scenario. Dagdag ni Animalia, ang pinakakailangan niya daw ay free pass papunta sa land ng mga rabbits. Na-shock naman si Sunraku sa sinabi nito. Nagtaka ito sa sinabi nitong free pass. Tama daw, wika ni Animalia.
Alam daw ng lahat na kaya nitong gamitin ang Tour of Lagonia unique scenario upang makapunta doon. Pero mula nang matalo nito ang Lagonian Viper boss na umaatake sa LAN, na-force out ito palabas ng Lagonia at right then and there, hindi na ito pinayagang makabalik pa. Dinuro nito si Sunraku at sinabing, siya daw, bukod sa nagdala ito ng Vorpal Bunny mula doon, palabas, nagagawa din daw nitong makalabas-pasok sa Lagonia all the time. Kaya naman, curious si Animalia kung paano niya daw nagagawa yun at nais niya daw malaman. In return, ibibigay daw ng SF Zoo ang kahit na anong gustuhin niya. Buong akala naman ni Sunraku na tatanungin siya nito kung paano ma-unlock ang unique scenario upang maging kaibigan si Emul. Sa isip niya, mukhang may magagawa pa siya tungkol dun. Isa pa, nagagawa niya daw yun via invitation sa Lagonia, pero syempre, hindi nito sasabihin sa kanya ang tungkol sa quest na yun. Kaya naman, sumagot na lang ito na mas madali daw kung si Emul mismo ang tatanungin niya. So kung okay lang daw, ibalik nito sa kanya si Emul. Napaisip naman si Animalia dun, pero wala nang nagawa kung kailangan talaga. Ibinalik niya ito kay Sunraku, na sinampal-sampal naman si Emul upang gumising. At dahil mukhang lupaypay na ito, kahit pakitaan nila ng carrot, binulungan siya ni Sunraku na ibibigay niya daw ang lahat ng special Lagonian parfaits na gusto niya on his tab. Nabuhayan naman si Emul nang marinig ang tungkol sa special Lagonian parfaits at naglaway. Natarante ito at nagmasid sa paligid upang hanapin yun, at kinumpirma kung ililibre ba daw talaga ni Sunraku yun. Dahil dun, sinabi nitong bumalik na daw siya. Napatigil naman si Emul at inisip ano daw ang ginagawa nito. Ang naaalala na lang daw niya ay bibilhan siya nito ng special Lagonian parfaits, kasama ng spellbook na matagal niya nang gustong bilhin. Sagot naman ni Sunraku na huwag niya daw idagdag yun. Aniya, meron daw siyang nais itanong dito at curious si Emul kung ano. Tungkol daw sa Lagonia, hindi ba minsan ay nag-iimbita ito ng players upang kalabanin ang mga ahas para sa kanya? Ibig sabihin daw, hindi banned ang mga tao sa lugar na yun. Sagot naman itong, sa tingin niya ay hindi. Kaya tinanong ni Sunraku, kapag umalis na ang lahat, paano daw sila makakabalik sa Lagonia? Wika niya, government issue daw yun at wala siyang maisasagot dito. Pero, ang kuya niya daw na si Edward ay makakatulong. Matalino at creative na guy daw ito. At kung si Sunraku ang nagtatanong, siguradong tutulong daw ito sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Sunraku na bagong rabbit na naman yun. Nakakatandang kapatid daw ito ni Emul at siya raw ang hari ng Lagonia. Nagulat naman si Sunraku nang marinig na hari ito. Ibig sabihin ba daw nun ay hindi si Vash ang leader nila? Mukhang nag-retire na daw ito at iniwan ang trono sa anak niya. Curious si Sunraku kung pwede ba daw nilang tanungin ito ngayon, at masaya namang sumagot si Emul na syempre naman daw. Samantala, busy pa din si Pencil Gun na makipag-negotiate sa professor tungkol sa tome na meron siya. Tumakbo naman si Emul at sinabing, kakausapin niya daw ang kuya niya tungkol dun at pinigilan naman ito ni Animalia. Habang nagpasalamat naman si Sunraku dito, sa tingin naman ni Cyber 100 ay tinatakasan sila nito. Sa gilid, wika ni Animalia na ang gusto lang daw sana nito ay one last pet. Ngayong umalis si Emul, sinabi ni Sunraku na balikan na lang daw nila ang topic na yun pagkabalik niya. At wala namang magawa si Animalia kung hindi mag-agree dito. Sa gilid, halatang naiinis ang professor habang nakatingin sa interface niya at sinabing, babayaran niya daw ang presyo para sa tome ni Pencil Gun. Tuwang-tuwa naman ito at sinabing, may deal na daw sila. Inabot niya sa professor ang Tome of Truth, Tomb Guard Edition at sobrang excited naman itong basahin yun. Tinanong ni Sunraku si Pencil Gun kung magkano daw ang nakuha nito para dun, at sagot niyang 100 million money. Hindi naman makapaniwala si Katso dito, pero depensa ni Pencil Gun, 20% lang daw yun ang utang niya. At ngayong naisaayos na daw yun, meron din siyang nais i-offer para sa Schwarzer Wolf, The Library at SF Zoo, pati na din sa kanila sa Wolfgang. Nais daw nitong bumuo sila ng Clan Alliance. Gulat naman ang representative ng bawat grupo dahil sa sinabi nito. Inisip ni Cyber 100 na yun daw pala ang goal ni Pencil Gun, una pa lang.
Sumagot si Animalia na okay lang daw sa kanya. Gayunpaman, oras pa din daw ng SF Zoo upang magsalita. Ngumiti naman ang professor at sinabing, wala din daw siyang rason upang tanggihan ang offer na yon. Sa tingin niya naman daw, hindi nito mababago ang mga activity nila masyado. Makikisakay na din daw si Cyger 100 sa plano nito at sumagot na, wala din daw problema. Siya pa nga daw ang nais magimbita sa kanila. Dahil dun, mag-forge na daw sila ng Alliance Pact. Matapos nun, natuwa naman si Katso na sa wakas ay okay na. Nainis naman si Sunraco dito dahil bakit daw umaasta itong naghirap, eh ang ginawa lang naman daw niya ay ang umupo doon. Habang nakapangalumbaba, sagot naman itong, naghirap daw siya upang mahuli ito. Alam ba daw nitong ang tawag sa kanya online ay Bigfoot? Hindi naman makapaniwala si Sunraco doon at pinatigil ito sa pagtawag sa kanya ng mga stupid na nickname. Bigla namang Brian ang up ni Katso na bakit daw nito ibinigay ang mga info na yun ang ganun kadali. Tanong ni Sunraco kung ang tinutukoy daw ba niya ay ang deal sa Lycagon at pagtanggal ng marking. Aniya, battle patterns lang naman daw yun. So kayang kaya niyang ipamigay yun for free. Sagot naman ni Katso na hindi niya daw dapat gawin yun. Kung okay lang daw, magsasalita ito bilang isang pro gamer. Wala daw sila sa 2D monitor era ngayon. Sa full dive games, ang kaalaman tungkol sa galaw ng kalaban ay mas importante pa sa iniisip nito. Lalo na daw pagdating sa unique monster dahil hindi sila parang mga bosses na nakikita ng mga player. Priceless daw ang info na yon. Hindi naman daw nila pinag-uusapan ang tungkol sa status ailments at iba pang bagay na kaya nilang pagtrabahuhan lang. Napaisip tuloy si Sunraco at sinabing mukhang tama nga siya. Agree din si Pencil Gun dito at sinabing, maaring ang Schwarzer Wolf ay may insight tungkol sa kanila na ganun. Pero hindi naman daw magiging problema ang The Library. Pero ang SF Zoo daw, mga locusts daw sila. Tinatrato nilang parehas ang mga NPC at monsters. Kapag nagkaroon sila ng permanent visa sa Lagonia, hindi na daw nila malalaman ano ang mangyayari. Sagot naman ni Sunraco na magiging mad spree ng peteng daw yun. Inamin naman ni Pencil Gun na alam niya daw na may tinatago itong unique scenario pero hindi niya na daw tatanungin pa yun. Pero wag lang daw itong gagawa ng something stupid at wag niyang hayaang mapunta ito sa kamay ng iba pa. Napatigil si Sunraco at sinabing, yun naman daw ang intention niya. Tumayo na si Pencil Gun at sinabing, well, nagawa na daw nito ang original goal niya, kaya naman goods na ito ngayon. Ang ibig sabihin ba daw nito ay Clan Alliance, tanong ni Katso. Tama daw, wika ni Pencil Gun. Ngayon, pwedeng-pwede niya na kasing magamit ang access at equipment na nertain ng ibang Alliance members. Hindi naman daw inasahan ni Sunraco na lahat sila ay papayag sa Alliance na yun. Sinabi ni Pencil Gun na sigurado siyang sa kanila daw kasi, bigyan lang sila ng unting info at tutulong na sila unti, pero syempre, hindi daw nila yun ibibigay basta-basta. Sa ngayon, meron daw silang 5 ace cards. Una, sila ang unang grupo na nakatalo sa X-Unique scenario at ang may impormasyon sa Bahamut. Pangalawa, may access sila sa Inventoria at sa iba-ibang legacy weapon doon. Pangatlo, may de facto exclusive access sila sa Ancient Craftsman job, which is yung hawak ni Virac so far. Pang-apat, si Sunraco daw ay madaming intel sa pagpasok sa Lagonia kasama na ang tungkol sa existence ng Catsits at iba pa. At panglima, meron silang inside line sa pag-access ng susunod na X-Unique scenario. Ang pasimpleng paghint na meron sila ng mga card na yun ay nagbibigay na daw sa kanila ng kapangyarihan. At ang impormasyon daw ay kayang-kayang mag-control at pumatay ng mga tao. Maaaring bagong clan lang sila na merong 3 tao, pero meron daw silang die-hard game leading clans na mag-e-serve para sa kanila at palagi silang mag-stay one step ahead. Hindi ba daw yun ang funniest thing ever? Nagkatinginan lang sina Katso at Sunraco sa sinabi nito. Pinuri naman nila ang pagngisi ni Pencil Gun. Samantala, inisip naman ng isa na nag-resort daw ito sa stick ng mabilis sa United Rounds, kailangan niya daw mas gamitin ang carrot ng mas madalas sa laro na ito. Excited naman si Pencil Gun na magiging villain sila doon na iha-hunt down ng masa. Kung ganun daw, sagot naman ni Sunraco na ibebenta niya daw sila at tatakbo sa Lagonia.
Lumabas na nga sila doon sa meeting place at sinabing, maghihiwalay muna sila for now. Sabihan na lang daw nila si Pencil Gun kung may nangyari. Paalala naman ni Katso kay Sunraku na huwag daw nitong i-ignore ang invite nila next time. Pumayag naman ito at pinaalis na sila. Samantala, napaisip naman ito kung nasaan na daw si Emul dahil hindi pa din ito bumabalik. Dahil dun, naisipan niyang pumunta muna sa Lagonia at tignan kung kamusta na si Virac. Kaya lang, naisip nito na para magawa yun, kailangan niyang mamatay muna at ma-warp back. Napasigaw naman si Sunraku sa excitement at sinabing kung lalabanan niya daw muli sila, magfa-farm ito ng malala bago pa pumunta sa Lagonia. Siguradong makakascore na daw ito ng Stinger this time. Ipinakita namang na-apply na ang real-time update sa laro at maraming mga Phoenix sa SLF. Lipat sa Crystal Cliff Nests, naroong muli si Sunraku upang i-bait ang mga Crystal Scorpions. Excited naman ito nang makitang na-trap niya ang mga Crystal Scorpions. Sa isip-isip nito, bago siya mag-death warp sa Lagonia, magfa-farm muna ito mula sa mga Scorpions doon. Plinanta nito ang kamay niya sa crystal upang maybait ang napakaraming scorpion sa lugar, na siya namang nag-clash sa isa't isa doon. Tamang timing lang daw siya, at ngayon, nag-enter travel ito papunta sa Inventoria. Nang mag-transport, tuwang-tuwa naman si Sunraku dahil sobrang dali daw noon. Siguradong nagkakagulo na daw ang mga crystal scorpion doon at marami na namang loot ang nakakalat sa mapa. Ngayon, oras na daw upang bumalik at kolektahin ang mga yon. Nag-exit travel na ito upang bumalik sa Crystal Cliff Nests. Pero laking gulat nito, nang mapansin na walang naiwan ang mga Crystal Scorpions doon. Napatanong tuloy si Sunraku kung bakit wala ng mga material na mafa-farm doon. Sa isip-isip nito, perfect naman daw ang timing ng warp niya pabalik dito. Huminto ba daw sila, bago pa nila simulan ang maglaban-laban? Eh hindi naman daw ganun ka-smart ang AI nito noon. Hindi naman makapaniwala si Sunraku sa nangyari, nang biglang gumalaw ang kinatatayuan nito. Bigla na lang may umatake ditong Crystal Scorpion na nag-camouflage doon. Na-shock si Sunraku dahil naubos ang HP niya noon. Inisip niya kung ambush daw ba yun at ibang-iba ang behavior nila kumpara dati. Inis na inis si Sunraku sa mga admin habang napatilapo nito sa ere. Hindi niya matanggap na nag-push sila ng silent update sa larong yun at saktong nalaglag siya at nasaksak ng napakaraming mga Crystal Scorpions. Dahil dun, bumalik na siya sa Lagonia Inn. Bakas ang inis sa mukha ni Sunraku nang mag-log out sa laro. Lipat sa bahay nila, nang tanggalin nito ang VR niya, hindi matanggap ni Hizutom ang nangyari. Tinignan nito sa net ang ginawa ng admin sa laro at nalaman ang may mga inayos na behavior patterns. Inexpect niya man daw na darating yun sooner or later, pero hindi inasahang mangyayari yun kung kailan hindi niya kailangan. Nang hinayang ito dahil golden ticket niya sana yun. Isa pa, ayos na sana ang friendly fire method nito upang patayin sila. Dahil tuloy dun, hindi na siya makakapag-level up sa mga normal na kalaban. Ang perfect pa naman daw sana ng Crystal Scorpions para dun. Ngayon, kakailanganin niya daw baguhin ang mga plano niya. Inisip niyang kung na-block ang friendly way para sa kanya, imposibleng matalo talaga niya ang mga yon. Paggalaw naman ito ng kamay niya, ay natapik niya ang lata ng energy drink niya, dahilan upang malaglag ito sa lapag. Buti na lang at nasalo niya ito at hindi pa bukas. Dahil sa nangyari, tila meron naman itong na-realize dun. Gravity daw ang sagot, naisip nito ang physics engine ng laro, paired up sa AI nila. Na-realize niyang Newton's apple daw yun at sa tingin niya ay mag-wow-or. Gayunpaman, hindi daw yun sapat. Kailangan niya pa ng iba pa, something na magagamit ng karakter niya. Binasa nito ang mga update sa tablet at inisip niya kailangan niya ng some kind of new breakthrough. Meron naman itong napansin doon, ang Skywalker. Kung magkakaroon daw siya ng skill na yun, siguradong matatalo niya sila. Napatayo ito at inisip na kailangan niya lang mag-trial and error sa AI patterns ng Crystal Scorpions at magiging perfect daw yun. Panuorin daw siya ng mga admin, dahil kung sa tingin nila ay na-conquer nila siya dahil sa bagong update, nagkakamali daw sila. Excited nitong sinabi na, hindi daw yun magpapa-atras sa kanya.
Instead, mas lalo pa itong makakahanap ng exploits na dapat nilang ayusin. Kaya naman, maghanda na sila. Lipat sa game, pumasok naman si Emul sa kwarto ng Ian at nagulat na nakabalik na si Sunraku. Nostruck naman si Sunraku nang makita itong muli at kinamusta ang pagkausap niya sa kuya niya na hari. Ang tinutukoy daw ba nito ay ang kuya niya na si Edward? Aniya, nang hingi daw ito ng unti pang oras upang pag-isipan yun. Isa pa, pinapapunta daw ito ni Virak upang makita niya na ang Finorge nito. Na-excite naman si Sunraku doon at biglang napatayo. Dumiretso na daw sila kay Virak. Nagtaka naman si Emul dahil mukhang handa ito para sa kahit na ano. Habang tumatakbo, tinanong naman ni Emul kung may good news daw ba ito. Hindi inasahan ni Sunraku na mapapansin niya yon. Sagot niyang, pumunta daw siya sa lugar ng mga kaibigan niya pero sinipa lang daw siya nito sa puwet. Kaya naman nakaisip siya ng magandang way upang masettle ang score. Kaya lang daw, mahihiyain ang mga yun, kaya naman naggagang up sila as big groups upang subukan na pumatay. Napatanong tuloy si Emul kung mga kaibigan niya ba talaga yun. Sa wakas, nakabalik na sila kay Virak na sinabing, buti naman daw at nagpakita na ito. Hiniling nito na mag-whip out siya ng legacy weapon para sa kanya. Nagulat naman si Sunraku nang makita ito na suot-suot sa ulo ang magic application unit na parang VR goggles. Natuwa rin si Emul na tama daw siya after all. Tama daw at nakuha na ni Virak ang gist nito. Magagamit niya daw ito upang eksaminin ang legacy weapons at pag-aralan ang forging skills mula sa Time of Divinity. Ipinakita naman ang Comet Catapult at tinanong ni Sunraku kung gagana daw ba yun since legacy weapon ito. Amazed naman si Virak nang mahawakan ito, at sinabing, bumalik daw siya bukas ng umaga. Siguradong maayos niya daw yun before then. Umoki naman siya dun at sinabing siya na daw ang bahala kung gusto niyang e-take apart ito kung kailangan. Kailangan niya daw na maging ancient craftsman ito. Tinanggal naman bigla ni Virak ang magic application unit at brightening up ang tungkol dun. Humingi ito ng pabor na ikinagulat ni Sunraku. Wika ni Virak, kung magiging isa daw siya sa mga craftsman na yun, then makakapag-craft daw siya ng mga bagong weapon na may legacy tech dito. Hindi naman makapaniwala si Sunraku na kaya nitong makagawa ng legacy gear. Buong akala niya ay nakakapag-repair lang ang mga ancient craftsmen. Hindi niya inasahang kaya din ito makagawa ng bago. Tama daw, sagot ni Virak. Nag-aayos daw ito gamit ang mga crystal scorpion parts na dinala niya noon upang makagawa ng brand new legacy weapon. Nagtaka naman si Sunraku nang banggitin nito ang crystal scorpion parts. Alam naman daw ni Virak kung gaano kahirap na mahanap ang mga bagay na yun at hindi daw yun pagka-craft ng mga normal na weapon lang. Dahil dun, siguradong magkakamali daw siya, kaya naman kakailanganin niya daw ng maraming material at sure na marami din siyang masasayang. Nagbaw ito at sinabing ang blacksmith soul daw niya ay nagsasabing, kaya nitong makagawa ng finest masterpiece gamit ang mga parts na yun. Kaya naman, tulungan daw siya nito at mag-take ng risk sa kanya. Hindi inasahan ni Virak nang sabihin ni Sunraku na huwag daw siyang maging silly. Kapag nag-take on daw talaga ng something new, siguradong trial and error yun. Kaya naman, hindi daw ito magre-reklamo at bahala na siyang gamitin ang mga stuff na nais niya. Nagningning naman ang mga mata ni Virak matapos marinig yun mula kay Sunraku. Kaya naman, utang niya daw yun sa kanya. Kinumpirma niya naman dito kung okay lang daw ba na gumawa siya ng set ng Twin Blades. Napaisip si Sunraku since meron na daw siyang tatlong pair nun. Kaya naman, nag-suggest siya at sinabing, nais niya daw ma-broaden ang range niya sa battle. Nirequest nito ang ibang klaseng type naman daw. Nang gabing yun, lumabas sila at pumunta sa store ng spellbox. Tuwang-tuwa si Emul na binilhan siya ni Sunraku ng bagong spellbook. Dahil dun, makakapag-cast daw siya ng bagong magic. Habang hawak-hawak ang libro, sobrang saya nito na sinuggest niya daw yun. Paglilinaw naman ni Sunraku, binili niya daw yun dahil kailangan niya. Isa pa kailangan niya din ng mas marami pang assist magic. Anyway, oras na daw upang umalis at maghanda para sa battle laban sa Crystal Scorpions. Nagtataka naman ang mga player sa paligid ng iandat nila ang mga kamay nila.
Sinabi ni Sunraco na una, kailangan niya muna daw mag-level up. Kaya naman, pumatay muna daw sila ng army ng mga zombie sa Inner Canyon of Ancient Souls. Nang tanungin niya kung ready na si Emul, sagot nitong Kate ang Katie na daw ang bagong magic nito na makast. Huwag daw mag-aalala si Vera, wika ni Sunraco. Maghintay lang ito dahil magay ipon pa siya ng mas madaming material, higit pa sa magagamit nito. Dumiretso na nga sila sa Inner Canyon of Ancient Souls, kung saan makikitang gigil na gigil si Sunraco dahil nais niya makakuha ng experience. Gayunpaman, tumatakbo lang ang kalaban nito habang hinahabol nila. Sinabihan naman nito si Emul na hulihin ito at huwag patakasin. On it na daw ito, at ginamit ang spellbook niya, upang mag-cast ng magic chain. Bigla na lang may lumabas na kadena mula sa libro nito, diretso sa kalaban. Dahil dun, nagawa nitong matali ang kamay nito. Ang magic chain pala ay spell na nagbabind sa target sa chain na gawa sa magic. Mas nagiging tough ang binding nito, habang tumataas ang level gap sa pagitan ng caster at target. Wika ni Sunraco, ang pag-pin down sa kalaban ay nakakatulong, pero ang best thing daw sa spell ay, kung paano nito ginagawa ang struggle animation. Dahil daw dun, mas madali na matalo ang kalaban na tumatakas. Kaya naman, nang matrap na nila ito, tumalon si Sunraco upang gamitan ito ng glowing tears. Tinamaan niya ito sa katawan gamit ang blade niya. Tuwang-tuwa naman ito nang manalo sila dun, at dahil dun, magpapatuloy lang daw sila sa pag-hunt. Binili daw ni Sunraco ang spellbook na yon, matapos ang hindi niya inaasahang windfall. At ngayon, sobrang saya niya daw na ginawa niya yon. Sinabi naman ni Emul na pangangalagaan niya daw yon. Inalala naman ni Sunraco ang pagbibenta niya ng items. Wala daw itong ideya na makakakuha siya ng 300,000 money para sa Valkyrie figurine. Natuwa ang rabbit na bumili nito dahil super rare daw ang sword-defying idol na yon. Kaya naman, willing siyang magbayad ng malaki para dun. Hindi inasahan ni Sunraco na yun, higit sa iba niyang items ang mabibenta. Habang naglalakad, sinabi daw ni Pete kay Emul, na ang mga dolls na minodal sa Seven Colossi ay napaka-valuable daw. Agree naman si Sunraco dun, at siguro madami daw klase nun. Dahil dun, ramdam naman ni Sunraco na parang nagiging greedy na naman ito. Samantala, may biglang lumabas na kalaban sa gilid nila. Sinabi tuloy ni Sunraco na makakapaghintay muna yon. Una, kailangan niya muna daw matutunan ang mga skills na ninanais niya. At gamit ang EXP na binibigay ng mga wimpy foes doon sa kanya, medyo aabutin daw ito ng forever. Kaya naman, ayos daw na nakita niya ito, ang Dulahan General. Hinanda naman ni Sunraco ang sword nito, nang atakihin na siya nito. Sa SLF daw, tuwing mag-gain ka ng level, either matututo ka ng bagong skills o mag-e-evolve ka at may bo-boost ang mga luma. Inatake na nga nila ang isa't isa at mabuting nakaiwas si Sunraco sa tira ng Dulahan General. Sa game na ito, whether na-awardan ka ng skills o hindi, nakadepende yun sa anong klase ng battle experience ang meron ka. Mula daw ng Wizemen battle nito, hindi pa siya nakapag-gain ng single level. In other words, lahat ng battle experience na na-accumulate niya in the meantime, ay makakatulong upang buksan ang isip niya sa lahat ng klase ng new skills. Kaya naman, meron daw huge amount packed sa isang single level lang. Binigay na nito ang lahat-lahat upang matalo ang general, at dahil dun, from level 78 ay 79 na siya ngayon. Bilang resulta, nag-evolve ang skills niya at may mga bago siyang skills na nakuha. Gaya ng Cleaver, Ten Counter, Power Slash, Shockwave Fist at marami pang iba. Tuwang-tuwa naman si Sunraco nang makitang nag-evolve na ang Moon Jumper nito to Skywalker sa wakas. Matapos ang conquest na yun, hindi naman makapaniwala si Emul na iiwan na naman daw siya ni Sunraco. Sagot naman itong, solo trip muna daw siya. Hindi naman natuwa si Emul dito pero wala naman siyang mga gagawa. Gayunpaman, medyo napapadalas daw ng solo trip nito lately. Inisip tuloy ni Sunraco na ang pagbili nito ng bagong spellbook sa kanya ay ang dahilan kung bakit napapayag niya ito ngayon. Tinanong ni Emul kung magpapalipas ba daw muna siya ng oras sa Lagonia. At sagot ni Sunraco na bukas daw ng umaga,
after sunrise, magkita daw sila doon sa alley na yon. Inisip kasi ni Sun Rako na this time, hindi siya gagamit ng death warp approach upang makabalik sa Lagonia Inn. Naglakbay na nga ito mag-isa, upang pumunta sa Crystal Cliff Nests. Umakyat na ito at sinabing, pasensya na daw at nagintay ang mga Crystal Scorpions, pero ngayon, ready na daw siyang puntahan sila. Oras na daw upang bayaran ang Piper, naabot na nga nito finally ang lugar nila. Kumuha ito ng isang bahagi ng Crystal doon at ibinato ito sa ere. Aniya, ang game na yon, ay nag-rarely sa physics engine upang ma-define ang mundo na yon. At ang engine na yon ay nag-a-apply sa lahat sa laro. Pagkabagsak ng ibinato nitong Crystal, tumama ito sa isa pa, na nagsanhi naman ang vibration ng lahat ng Crystal sa paligid nito. Bilang resulta, naglabasa naman ang mga Crystal Scorpions doon. Naghanda naman si Sun Rako at ginamit ang Nitro Gain, Ignition at Transient at pinasunod ang mga Scorpion sa kanya. Tumakbo ito ng napakabilis at planong mag-full throttle from the outset. Nagtawag pa nga ng iba pang mga kasama ang Crystal Scorpions, kaya't dumami ng dumami ang humabol kay Sun Rako. Inasahan niya naman ito at mas ginustong gumising sila. Oras na daw kasi upang mag-party. Sa SLF, di tulad ng ibang average trash game, nalalaglag ang apple sa lapag. At kapag tinamaan ka daw sa likod, magsa-stagger ka forward. Habang patuloy lang itong tumatakbo at hinahabol ng scorpions, inexplain ni Sun Rako na ang gravity at momentum daw ay nagwo-work doon sa laro gaya ng sa real life. At ang common sense daw na yun ang siyang papatay sa mga Crystal Scorpions. Patuloy lang sa pagtakbo si Sun Rako at inisip na kung lalaban na niya sila head-on, hindi ito magkakaroon ng pagkakataon na manalo. Dumiretso ito pataas ng isang malaking Crystal, kung saan nakasunod pa din sa kanya ang mga Scorpions. Ang plano nito ay, hahayaan niyang mamatay sila on their own para sa kanya. Natrap sa isang malaking Crystal ang lahat ng Scorpions na sumunod sa kanya. Inisip nitong maaaring kayanin na makabreak sana kung isa lang ang sumunod sa kanya. Pero ngayon, imposible daw yun mangyari, dahil hindi nito masusuportahan ang bigat ng mob ng Scorpions. Bilang resulta, nahulog isa-isa ang mga Crystal Scorpions mula sa kung saan tumalon si Sun Rako. Whether NPC, player o monsters pa daw, makakapatay ito sa kanilang lahat. Isa itong death sentence exacted sa mga biktima ng physics engine. Gayunpaman, may kakayanan si Sun Rako na modify ang law of physics dahil sa 7-boat leap niya. Tumalon man ito sa ere, kayang-kaya niya daw apakan ang hangin mismo, at kaya niyang makagawa ng isang fateful jump. Ngunit ang mga scorpions na humabol dito, walang nagawa upang iligtas ang mga sarili nila. Dagdag ni Sun Rako, meron itong kapangyarihan na mag-double jump. Yun daw ang kapangyarihan ng Skywalker. Kaya naman, maliksi itong nakatakas sa mga humahabol sa kanyang kalaban. Hawak ni Sun Rako ang blade niya at tinawag yun na Operation Scorpion Fall. Aniya, pumunta daw siya dun, upang pumatay ng herd ng Crystal Scorpions. At ngayon, mission accomplished na siya. Dahil bumagsak na nga ang mga Crystal Scorpions, tinawag ni Sun Rako ang Operation Scorpion Fall na isang malaking tagumpay. Na-excite tuloy siya at ngayon daw na nakapatay siya ng small herd ng Crystal Scorpions, siguradong mag-skyrocket ang level nito. Kaya naman tinignan niya ang interface niya, pero laking gulat niya na wala namang nangyari. Na-weirdohan ito dahil by now, malamang bumagsak na daw sa lapag ang mga Crystal Scorpions. Sumilip to sa ilalim at napatanong kung bakit hindi pa din siya nakakakuha ng XP. Muli itong tumingin sa interface niya dahil kadalasan daw, na-award ito sa kanya pagkatapos ng laban. Ibig sabihin, kung wala pa siyang natatanggap ngayon, maaaring hindi pa tapos ang laban. Bigla namang may lumabas na mga scorpions sa likod nito. Kaya naman, tama daw siya at nagkukumpulan lang sila dun malapit. Nang humarap ito sa kanila, sinabi niyang uulitin na lang daw ni Sun Rako ang same trick na ginawa niya kanina. Gayunpaman, nagulat ito nang makitang may makinang na scorpion ang humuli sa mga Crystal Scorpion doon. Takang-taka naman si Sun Rako sa nangyayari.
Mag-isang nilabanan ng kumikinang na Scorpio na yun, ang mga Crystal Wands na dapat ay aatake kay Sunraku. Binato pa nga nito ang isa papunta sa direksyon ni Sunraku kaya naman umiwas ito. Lumundag ang kumikinang na Scorpion at inisip ni Sunraku kung ang gold-colored crystal Scorpion ba na yun ay isang rare enemy. Hinarap siya ng tinatawag na Golden Scorpion at hindi makapaniwala si Sunraku na ginagamit nito ang iba pa na parang mga laruan lang or something. At hindi gaya ng regular Scorpions, hindi daw ito ang tipo ng nag-work in herds. Inisip niyang hindi gagana ang Scorpion fall trick niya dito. So curious ito ano kaya ang pwede niyang gawin. Kung tatakbo siya, pwede naman siyang mag-camp out muna sa inventoria. That way, maiiwasan niya ang pakikipaglaban dito. Gayunpaman, bilang isang gamer, never niya daw pipiliin ang option na yun. Kaya naman ginamit na nito ang blade niya upang harangan ang pag-atake nito. Tumalon siya at hinarap ito, kahit na wala pa siyang clear strategy. Isa pa, lone wolf din naman daw siya ngayon. Kaya naman, siya lang at ang Golden Scorpio na yun ang one-on-one na maglalaban. Gamit ang clone nito, malinis na hiniwan ng Golden Scorpion ang crystal na kinatatayuan ni Sunraku. Na-shock naman ito na nagawa niyang mahati yun sa dalawa. Napansin niyang ang claws ng Golden Scorpion ay pinatalas at mas suitable ito para sa pag-atake. Ibang-iba daw sa mga normal type scorpions doon. Tumalon-talo naman si Sunraku sa mga crystal sa lugar, gayunpaman, hinati-hati lang ito ng Golden Scorpion na humahabol sa kanya. Inisip ni Sunraku na mas okay atang isipin na meron itong dalawang broadsword wielders sa arms nito. Hinarang ni Sunraku ang mga pag-atake nito gamit ang twin blades niya at maliksing tumalon-talon. Napansin nito na nababalot yun ng Golden Crystals. Hindi daw ito kasing sturdy ng regular scorpions, pero from titanium to plain steels, hindi daw nito magagawang mas mapaganda ang pag-atake niya. Kaya naman, hindi nito matatawag na positive yun. Napansin itong nagpalit man ito ng armor, mas bumilis naman daw ito. Dahil dun, maliksing umilag si Sunraku sa mga pag-atake nito at lumayo muna. Pinatay ng Golden Scorpion ang iba pa doon, kaya naman silang dalawa na lang ang magkaharap. Pero kailangan pa din daw nitong iwasan na umalis sa area na yun hangga't kaya. Kailangan nitong gawing compact ang battle habang hinaharap niya ito. Dahil dun, hindi niya naman maiwasang mapatawa. Bigla namang gumalaw ang bahagi ng clone nito at naglabas ng liquid substance, bagay na ikinagulat ni Sunraku. Mabilis naman itong umilag ng targeten siya nito. Tinignan ni Sunraku ang gloop na tumama sa crystal at inisip na meron din palang long-range attack ang Golden Scorpion na yun at imposible din daw na hindi poisonous yun. Kaya naman, lumapit na ito upang umatake muli at sinabing, ngayon mukhang naiintindihan niya na daw ang kalaban. To sum up, geared ito completely para sa battle, may offense, defense, speed at parehas na close at long-range attacks. Pero, kung yun lang daw ang mga enhancements nito, hindi pa din sapat yun upang mahuli siya nito. Habang nakatayo sa isang crystal si Sunraku, muling pamitik-pitik ang stinger ng kalaban. Kaya naman, inasahan na nitong magpapakawala na naman ito ng mas maraming lason. Inisip niyang scope out ang firing angle at siguradong maiiwasan niya daw yun. Gayunpaman, hindi pala ito gaya ng kanina. Mas madami at mas malawak ang pinakawalang poison nito, kaya naman, tinanggap na nitong imposible niyang melee ganyon. Dahil dun, no choice na siya kung hindi ang pumasok sa inventoria. Kamuntikan na daw siya dun at inakalang hindi na aabot sa pag-teleport in time. Hindi naman ito makapaniwala na ang kalaban na yun ay kayang mag-spray ng poison goop na parang shotgun. Kaya naman, pinakalma nito ang sarili niya at inisip na ang mental distress daw ay makakaapekto sa moves ng avatar niya. Ngunit inisip niyang kahit na may MP refill potions siya, maaari niya lang daw magamit ang pag-iwas gamit ang inventoria ng 6 na beses lang. Ngunit hindi daw yun sapat at hindi niya pwede sayangin, kaya naman nag-exit travel na ito at bumalik upang harapin ang kalaban. Bad news daw talaga ang poison barrage na yun at imposibleng maiwasan niya yun ng close-up ng hindi lumilipat sa inventoria. Pero kung titignan niya daw mabuti, kung may magagawa siya tungkol sa stinger nito, maari siyang makalamang.
Muli naman siyang intake nito, kaya tumalon siya upang makaiwas. Naisip nitong sa paulit-ulit na pag-atake noon, mukhang nakakakita na siya ng way out. Nung una, inisip nitong walang weak spot at all ang golden armor noon. Pero mukhang para ma-boost nito ang bilis niya, may maliliit itong open crevices sa taas at baba ng katawan niya. Kaya naman, ginamit nito ang glowing pierce niya at hiniwa ang claw nito. Natuwa siyang nang mapansin na finally nawawasak na yon. Pwedeng-pwede niya daw patamaan ang points na yun for damage. Bigla namang tumalon ang golden scorpion paakyat ng isang malaking crystal doon. Inisip tuloy ni Sunraco kung tatakbibuhan ba daw siya nito. Gayunpaman, nang pagmasdan niya itong mabuti, nirepair lang nito ang katawan niya at binuo ang mga nasirang parte dahil sa pag-atake ni Sunraco. Na-shock naman siya doon dahil meron din palang regenerative skill ang scorpion na yon. Hindi lang daw ito basta geared for battle, bagkus completely flawless. Dahil doon, naalala niya tuloy ang isang colossi na kilala niya. Nabahala si Sunraco dahil sa realization na ito. Pero naisip niyang hindi siya dapat matakot doon. Nilalaro niya daw ang SLF upang matalo nito si Lycagon. Kaya naman, hindi nito hahayaan ang isang rare enemy, na hindi nga man lang nga unique, na makaharang sa nais niyang gawin. Kaya naman, naglakas loob na itong umatake at hinarap confidently ang Golden Scorpion. Aniya, this time, ang stinger nito ay kanya na. Muli, gamit ang blade niya ay umatake ito ng glowing pierce. Ngunit makikitang hindi nito natinag ang kalaban daw doon. Napahanga si Sunraco sa kakaibang kapangyarihan nito. Although alam niya naman na rare ito, napatanong siya kung anong klaseng mga monster daw ba ang ginagawa nila doon. Malamang ay rotten to the core daw ang mga devs ng laro na yun. Kahit na raw magawa nitong makaiwas sa pagsalakay nito, at patamaan ang open points niya upang ma-damage ito. Ang gagawin lang daw nito ay tumalon sa taas at pagalingin ang mga natatamo niyang damage. Napansin naman ito ang buwan at na-realize na, mukhang ang pagbuka nito ng claws niya under the moonlight ang nag-trigger ng region nito. Ang moon din daw ay pumasok sa Setsuna of Faraway Days Arc. Kaya't maaaring ina-absorb nito ang moon magic or something. Kaya naman, kailangan niya daw gumawa ng way upang patigilin ang paggaling nito. So inatake niya ito agad-agad gamit ang weapon niya. Gayunpaman, bumaba na ang endurance nito at nag-warning na dapat ay magpalit na siya ng weapon. Nainis naman si Sunraco dahil bumigay na ang Empire B Twin Blades nito. Aniya, ang crush poison sa Twin Blades na yon ay wala ring kwenta kung nahihil ng kalaban ang damage agad-agad. Nag-counter-attack naman ang Golden Scorpion sa kanya dahil dun. Inisip nitong meron na lang daw siyang sapat na MP na natitira para sa dalawang balik na lang sa inventorya. Never pa daw niyang na-experience na hamaba ang laban nito ng ganun, mula nang kay Wes Hamon the Tomb Guard. Yun ang dahilan kung bakit ang saya daw nito at dahil dun, gagamitin niya na ang bawat card na meron siya. This time, ginamit niya ang Vorpal Blade Arts, Lake Mirror Moon. Lumabas ang reflection mirror sa likod ng kalaban at nang umatake siya, tumama ito sa kanya. Hindi niya daw hahayaan na magkaroon pa ito ng oras upang mag-heal. Sinunod-sunod niya ang pag-atake sa clone nito gamit ang Boundless Massacre. Hindi niya tinigilan ang pag-target sa open crevices nito. Naisip niyang isang powerful attack skill yun. Ang pag-slash dito hanggang maubos ang stamina niya, nagbibigay daw ito ng grabbing damage. Pero ang paulit-ulit na pag-swing ng blade niya ay nagpapahirap naman upang makasalag ito. Kaya naman, nang muling magpakawala ng poison gloop ang Scorpion, buti na lang at meron si Sunraco na access sa inventorya. Ginamit niya ito at nag-enter travel upang lumipat sa loob ng inventorya muli. Hindi niya man daw palaging magagamit yun, good start naman daw ito. Wika niya, ito pa lang daw ang simula. Ilang saglit lang, bumalik naman ito muli sa Crystal Cliff Nest at hinarap ang kalaban. Gayunpaman, nasa itaas na naman itong muli ng crystal at nakaaangat ang mga claw upang mag-regenerate. Nairita naman si Sunraco na muli na naman itong nagpapagaling, kaya naman, pinigilan niya ito. Bomb Willow ito upang ibato ang isa sa weapon niya diretso sa Golden Scorpion.
At nang tumama na ito sa mata ng kalaban, ginamit niya ang 7-boat leap upang maabot ito sa taas at atakihin. Sa tingin niya daw ba ay pwedeng paulit-ulit niya lang yun na gawin ng walang pake sa mundo. Ginamitan niya ng Hand of Fortune ang blade na tumama sa mata nito, dahilan upang mapatilapon ito patalikod at malaglag sa ilalim. Mula sa taas, tinanong ni San Rako ano daw ang problema. Hindi pa daw niya natatapos na ayusin ang sarili niya. Dahil na-realize niya na, nakailangan itong itaas ang mga claws niya pataas upang makapag-take in ng enough moonlight, natuwa naman si San Rako. Sinabi niyang ang gauge ng Tug-Etsu blade niya ay nasa max na. So ginamit nito ang Tug-Etsu, Twin Moons na siyang nag-reveal ng mas malaki at mukhang mas powerful na weapon. Humanda na si San Rako at sinabing, oras na daw upang tapusin ang laban. Nagulat naman ang Golden Scorpion nang dumiretso si San Rako dito at ginamit ang Cleaver upang patamaan ang Stinger niya. Hindi naman ganun kadaling maverack ito kaya't buong lakas ang ibinuhos ni San Rako dito. Mag-give up na daw ito, wika niya, at hayaan siya nitong putulin yun. Gayunpaman, sinubukan pa ng kalaban na maglabas ng liquid goo. Pero dahil sa persistence ni San Rako, finally ay naputol niya na ang target niya. Bumitaw na sa katawan ng Scorpion ang Stinger nito, kaya naman natuwa si San Rako. Samantala, nakabaon pa din ang isang blade niya sa mata nito, habang tumalo naman si San Rako upang abutin ang Stinger. Sinabi nitong, hindi na daw mauulit ang nangyari ng nakaraan, dahil ngayon, ginamit nito ang Double Jump Skywalker upang maabot ang target niya sa ere. Tawa naman ang tawa si San Rako dahil sa wakas, nakuha nito ang pinaka-rare na parte ng isa sa rare as enemy sa laro. Ngayon, oras na daw upang ilagay yun sa inventory. Bigla namang nagulat si San Rako nang mapansing galit na sumigaw ang Golden Scorpion. Tinanong ito ni San Rako kung nainis daw ba siya dahil nawala ang napakahalaga nitong Stinger. Yumanig ang lugar at nagbagsakan ang mga Surstels sa paligid, dahilan upang mag-vibrate ito at tumunog na siyang nag-trigger upang maglabasan muli ang napakadaming Crystal Scorpions. Dahil dun, nabahala naman si San Rako at sinabing, wag na daw nila siyang pahirapan pa. Ngayon kasi, isang beses na lang siya pwede mag-teleport. Tinignan nito ang key niya papunta sa inventory at may na-realize. Sa tingin niya, huli niya na daw talaga ngayon ang Gold Scorpion. Finally, meron na daw siyang way upang matalo ito ngayon. Nagmamadali naman itong tumakbo, habang nasa likod niya ang Golden Scorpion, pinahabol niya ang normal Crystal Scorpion sa kanya. Aniya, huwag daw silang mag-alala dahil hindi niya daw sila itatapon sa canyon. Pumulot naman ito ng mga nadurodge na crystal sa lapag at ibinato sa iba pang crystals doon. Tinanong ni San Rako kung gaano pa daw ba sila katagal matutulog. Umingay ang lugar dahil sa pagbato nito sa mga crystals. Ginawa niya ito upang magising pa ang ibang scorpions sa lugar, na siya namang sumunod din dito. Naisip ni San Rako na nung una daw nitong nakita ang Gold Scorpion, inaatake niya ang ibang Crystal Scorpions. Kaya naman, na-figure out nitong magkakaaway silang lahat. So if magagawa daw nitong paglabanin ang dalawang side, then hindi niya nakakailanganing lumaban pa. Nilabas nito ang weapon niya at inisip na mukhang magwo-work ang plano na yun. Gayunpaman, biglang umatake ang Golden Scorpion, buti na lang at nakaiwas ito. Nabarag naman ang crystal sa gilid niya nang tumama ang claw ng Golden Scorpion dito. Umatras si San Rako at pumusisyon sa taas ng isang crystal, sabay gamit muli ng 7-boat leap. Tinarget nito muli ang mata ng kalaban nang tumalon siya mula sa crystal. Ibinaon niya ang isa pang blade nito sa kabilang mata naman nito. Napaiyak ang Scorpion dahil ngayon, parehas na mata niya na ang may tama. Wika naman ni San Rako na hindi daw ito makakapag-focus sa kanya lang this time. Dahil ang mga Crystal Scorpions daw ang tatapos dito. Pagkakaguluhan daw ito ng swarm ng Scorpions doon, kaya't binati niya ito ng good luck. Sabay, enter travel patungo sa inventory. Iniwan niya mag-isa ang Golden Scorpion na siya namang inatake ng napakaraming Crystal Scorpions dun. Gayunpaman, pilit niya pa din itong nilabanan. Alam naman daw ni San Rako kung gaano kalakas ang Golden Scorpion na yun. Pero, haharap daw ito sa napakadaming Crystal Scorpions,
isa pa, bulag na ito ngayon. Kaya't confident si Son Rako na hindi niya kakayaning manalo sa kanilang lahat. Tapos na daw ang laban, at talo na ang Golden Scorpion ngayon. Tinignan na ni Son Rako ang interface niya at inisip na oras na upang bumalik. Kung may natitira pa daw na mga Crystal Scorpions dun, then ililid niya na lang sila sa cliff ulit. Nag-exit travel na ito, at bumungad sa kanya ang stinger ng Golden Scorpion. Tuwang-tuwa naman si Son Rako dahil dun. Wika niya, talo na talaga ang Gold Scorpion. Huwag daw siya nitong kamuhian dahil gaya daw ng sinasabi nila, all's fair in love and... Hindi na niya natuloy pa ang sasabihin, dahil nagulat ito nang gumalaw ang stinger ng Gold Scorpion. Na-shock ito na muling nagbalik ang kalaban at hindi pa pala tapos ang laban. Hindi mapaniwalaan ni Son Rako na natalo pala nito ang gigantic horde ng Crystal Scorpions doon. Not bad, kumento nito. Mali daw siya nang inakala sa kanya. Mukhang kung may papatay man sa kanya, siya na daw yun. Naglabas naman itong muli ng weapon. Mababa man daw ang MP nito upang maka-warp paalis dun, sigurado naman siyang mananalo pa din siya. Nang atakihin siya nito, napansin niya, kahit na bulag ito ay na-detect pa din nun ang vibrations niya. Gayunpaman, hindi na daw kasing accurate tulad ng dati ang mga attacks nito. Pero ang magic shooting na lumalabas daw dito na parang steam ang nagpe-prevent sa kanya upang makagalaw-galaw mabuti doon. Instead, napupush out pa siya nito. Dahil dun, chinek niya ang interface niya at ginamit ang Blast Soil Idol at ibinato ito sa lapag. Tumama ito sa Broken Crystal sa lapag at napalapit sa Gold Scorpion. Bulag man, na-sense ng Gold Scorpion ang pagbagsak nito. Gumalaw-galaw ang Blast Soil Idol sa lapag at gumawa ng ingay. Tila kumakanta ito habang sumasayaw-sayaw pa, dahilan upang makuha niya ang atensyon ng Gold Scorpion. Dahil dun, inatake siya nito pero, sumabog lang ang Soil Idol. Sinabi ni Son Rako na kapag na-reach na daw ang climax ng Idol's Dance, sisibog ang apoy mula sa loob ng lupa. Saktong tumama ito sa basag-basag ng katawan ng Gold Scorpion. Nang humo pa ang apoy, napansin ni Son Rako na nawawala na ang balance ng kalaban dahil sa claw nito. Kaya naman, winield nito ang blade niya at sinabing, hayaan daw nitong putulin niya yun para sa kanya. Ginamit nito ang Vocal Blade Arts Half Moon Cleave, upang patamaan muli ang crevices nito. Bilang resulta, naputol nito ang stinger ng Gold Scorpion. Ngayon, wala na daw itong natitirang weapon doon. Hindi naman pinalampas ni Son Rako ang pagkakataon na ituluyan na ito, habang umiiyak pa ito sa sakit. Mag-uumaga na daw, kaya't oras na upang mag-sync ito with the moon. Humanda si Son Rako upang gamitin muli ang blade niya, gayunpaman, napabitaw siya dito nang ginamit ng Gold Scorpion ang buntot niya. Hindi naman makapaniwala si Son Rako sa nangyari. Imposible daw yun, ngayon, sobrang layo na ng blade niya sa kanya. Hindi nito inasahan na gumagalaw pa din pala ang buntot nito. Nag-worry si Son Rako dahil almost dead na daw ang Empire Between Blades niya ngayon, kaya naman hindi ito makaka-strike ng final blow. Ngayon, siya na ang walang weapon, kaya't nag-isip ito ng pwede niyang gawin. Hindi naman makakapayag si Son Rako dun, kaya't ginamit niya ang Skywalker nang aatakihin siyang muli nito gamit ang buntot. Tumambling ito at sinabing, meron pa siyang natitira. Humawak ito sa dagger na ibinaon niya sa kaliwang mata ng Gold Scorpion, pati na ang nasa kanan. Aniya, nakilala na daw siya ni Son Rako for a while now. Kaya naman, oras na upang masettle ang mga bagay-bagay. Ginamit nito ang Marsh Dagger at umatake gamit ang Glow ang Pierce upang mas mabaon nito ng mas malalim sa kanya at mag-cause ng higit na damage. Dahil dun, napatilapo na nga ang kalaban at unti-unting nawala. Wika ni Son Rako, kung wala daw siyang inventoria, hindi niya talaga siya matatalo. Kumento nitong, kaparehas daw siya ni Wes Hamon at tinawag itong malakas na kalaban. Nang pagmasdan ni Son Rako ang unti-unting pagvana nito, napansin niyang nag-level up siya mula 79-99 dahil dun. Napaupo naman ito at sinabing, sobrang saya daw ng laban na yun. Dahil dun, nasabi niyang ang Shangri-La Frontier daw talaga, ang best game ever.
Damako tayo sa Adult, kung saan may hindi natutuwa na umagana, dahil gusto niya pa ring matulog. Si Sunraku yun, at natanong niya ang sarili niya kung kamusta na kaya si Virac, at kung ancient craftsman na siya. Naglakad sa isang eskinita si Sunraku, at ikanya na kailangan ni Virac maging ancient craftsman, para maayos ang non-standard ether reactor niya. Dumating naman si Emul, at sinabi niya na sakto ang pagdating ni Sunraku. Dagdag pa niya na inakala niya na maghihintay ulit siya ng buong araw. Nagpasalamat naman si Sunraku kay Emul sa paghihintay sa kanya, at tinanong niya ito kung handa na ba ito pumunta sa lago niya, at sagot ni Emul na agad-agad daw, habang sinusaman ang pinto papunta roon. Sinabi din niya kay Sunraku na mukhang mas nagre-rage kesa sa normal ang Vorpal Soul nito, at mukhang hindi makapaniwala si Sunraku. Tila natuwa si Sunraku na nakikita ni Emul yun, at ikanya na mapapawaw daw ito sa oras na malaman nito kung anong nakamit niya. Tapos, bigla naman sumigaw si Virac dahil tila hindi siya makapaniwala na natalo ni Sunraku ang Golden Scorpion. Sinabihan ni Sunraku si Virac na huwag sumigaw ng ganun dahil nagulat siya sa ganoong pagsigaw ni Virac, na ini-inspection ang dalang item niya, at amazed na amazed siya rito. Ika ni Virac na hindi niya napanaginipan na makikita niya yun, at tumatawa si Sunraku, na sinabi na marami pang ganun kung saan yun ang galing. Ika niya na nakakuha daw siya ng Ripang Crystal Claw, Darkening Crystal Shell, at ng Whipang Crystal Tail, kaya na-overwhelm sa excitement si Virac. Ipinakita din ni Sunraku ang Crystal Life Core ng Golden Scorpion, na mas gamulat sa magkapatid na rabbits. Sinabi ni Sunraku na gusto daw ni Virac ng Crystal Scorpion parts pang craft, at tinanong niya kung mas maganda ang nakuha niya. Dagdag pa niya na mas maganda ang magagawang mga bagay. May hawak naman sa gilid si Emul, at tinanong niya si Sunraku kung ano yung hawak niya, dahil maganda yun. Sagot ni Sunraku na tae daw yun ng Crystal Scorpion kaya agad yun binitawan ni Emul, na napasigaw sa pandidiri. Sinabi niya rin na nahirapan siya na matapos talunin ang Golden Scorpion, dahil kinailangan niyang bumalik ng hindi ginagamit ang inventorya. Habang sinasabi niya yun, ipinakita na hinahabol siya ng mga Crystal Scorpions habang siya ay tumatakas pa uwi. Tapos, kinamusta niya ang pagiging ancient craftsman ni Virac, dahil sinabi nito na gusto niya ng oras para doon. Sa oras na yun, tila na-alarma si Sunraku, at ikanya na namatay na si Virac. Nang hinayang siya dahil sa lahat ng hirap na napunta sa pagpapashine kay Virac, at ikanya na mamimiss daw ito, pero bigla siyang sinuntok ni Virac, na sinabi na huwag siyang patayin ito. Dagdag pa niya na nakaka-stress daw yun, habang nag-aalala si Emul para kay Sunraku, pero huwag daw ito mag-alala dahil ancient craftsman na siya. Kaya na daw niyang ma-handle ang mga bagay na Divinity Era related, at sinabi niya na naayos na niya ang non-standard ether reactor, habang proud na ipinapakita ito. Natuwa si Sunraku dahil good as new na ang reactor, kaya proud na proud si Virac sa sarili niya. Tapos, binuhat niya si Virac at pinuri ito dahil sa tuwa niya, kaya tila naiinis si Virac na nagpapababa. Ika, naman ni Emul na alam niyang kaya yun ng kapatid niya. Tumawa si Sunraku, at sinabi niya na nawala na ang lahat ng pagod niya, dahil ma-unlock nun ang lahat ng mga legacy weapons para sa kanya. Ika niya na sisirain niya ang larong yun gamit ang mga nakakabaliw na SF suits, kaya na-excite si Emul, habang nagtaka naman si Virac kung ano ang mga SF suits. Pinaliwanag niya na madaming legacy weapons ang inventorya, tulad ng binigay niya kay Virac. Bukod dun, meron ding mga special metal suits, na tinatawag na non-standardized specialized armor, na kailangan niya para magamit ang mga weapons. Exciting din daw ang mga tactical beasts, pero ang armor ang pinaka-pinahahalagahan niya. Tapos, nagpaalam na siya sa magkapatid, at pumasok na siya ng inventorya. Sinabi ni Emul na laging nagmamadali si Sunraku, at tahimik naman si Virac. Sa loob ng inventorya, ini-inspection ni Sunraku ang item window, at nalaman niya na para ma-turn on ang Poor Red Suits, kailangan niyang ipasok ang reactor sa corresponding tactical beast. Tuwang-tuwa at handang-handa na siya na ma-equip ang isang Poor Red Suit, pero nung ipapasok na niya ang reactor sa isang tactical beast, mukhang nagka-problema siya sa pag-equip. Bumalik tayo sa blacksmith place ni Virac, kung saan nagulat ang magkapatid na makitang mabalis na bumalik si Sunraku. Mukhang lungkot na lungkot siya, kaya tinanong ni Emul,
kung anong meron, pero hinawakan ni Sunraku ang ulo niya, at agresibo siyang inalog ng walang tigil. Malalaman natin ang dahilan nun ay dahil hindi siya makapag-equip ng kahit na ano, na dulot ng marking niya, kaya inis na inis siya. Sinabi ni Virak na may kutub siya na ganoon ang mangyayari, dahil armor ang tawag sa mga gusto ni Sunraku, na patuloy pa rin inaalog si Emul, at tinatawag na stupid piece of crap ang Lycagon. Sinabi naman ni Sunraku na umaasa siyang may chance siya dahil full set of armor ang mga yun, pero hindi siya hinayaan na ma-equip ang mga suits. Dagdag pa niya na ang pinakamalala daw ay mauuna pa si Pencilgun at Katso na mapaglaruan ang mga yun bago siya, at wala silang ginawa para tumulong na ma-access yun. Tinanong niya kung bakit walang gumagana para sa kanya, at ikanya na magkaka-mental breakdown daw siya, habang sinabi naman ni Emul na meron siyang shake breakdown. Tapos, nagka-ideya si Sunraku, at ikanya na magtatago muna siya. Dagdag pa niya na off-duty daw muna si Emul until further notice, kaya mukhang nagulat ito. Pinaliwanag ni Sunraku na kapag wala ang non-standard ether reactor, hindi magagamit ni Pencilgun at Katso ang kahit anong legacy weapon, at hindi nila deserve yun. Sinabi naman ni Virak na isang tunay na bastard si Sunraku, at hiniling ni Emul na agad siyang bumalik, at sagot ni Sunraku na kapag naka-recover na siya mentally. Nag-umaga na sa totoong buhay, at ika ni Hizu Tomer na alam niyang sinabi niya ang mga yun, pero ano naman daw magagawa niya. Nilyu look forward niya daw ang paggamit sa mga suits na yun, kaya mas malala ang damage sa kanya nung hindi yun nagamit. Tinanong naman siya ng kapatid niya, na si Rumi, kung anong iniiyak niya ng kay aga-aga, at tinawag siya nitong The Ultimate Slacker. Sinabi naman ni Hizu Tomer na mas okay na daw yun kesa paggasta ng kalahati ng buhay niya sa pagtatrabaho ng part-time tulad ni Rumi. Ika ng kapatid niya na kung shining bright daw ang other half, masaya na siya, at hindi na mas gaganda pa ang buhay niya. Sinabi ni Hizu Tomer na alam niyang may glass half full kind of brain si Rumi, pero gusto niyang ingin ang opinion nito sa isang bagay. Tinanong niya na kung anong gagawin ni Rumi kung nag-ipon daw ito para sa damit na gustong gusto nito, para lang malaman na para sa mga bata yun. Sagot naman ni Rumi kung paano posible yun, at ika ni Hizu Tomer na metaphor daw yun. Sinabi ni Rumi na kung nakagawa siya ng careless error, magsusuot na lang siya ng ibang dami, at kakalimutan na yun, pero nanangatwiran si Hizu Tomer na wala daw ibang damit para sa kanya. Tapos, biglang napasigaw si Hizu Tomer dahil nagka-ideya siya, kaya nagulat si Rumi, at natapon ang inumin niya. Ika niya na kumalat yun sa damit niya, at nagpasalamat naman ang kuya niya sa kanya, na sinabing malaking tulong siya. Gayunpaman, tinanong ni Rumi si Hizu Tomer kung anong gagawin niya sa damit niyang puno ng mantsa, at sagot ni Hizu Tomer nagsuot na lang ng ibang damit si Rumi, kaya tinawag siya nitong dummy. Ayon naman kay Hizu Tomer, kapag na-stress siya ng isang laro, kaya siyang mapakalma ng ibang laro, at ang obvious nun, pero nakalimutan niya. Ang kailangan niya daw ay laro kung saan makakapag-merge siya sa isang robot para lumaban, at nakahanap na siya ng larong ganun. Isa yun sa mga paborito niyang laro na disente, at hindi tae-tae. Matagal na niyang hindi nalalaro ang larong yun, at yun ay ang Nephilim Hollow, at nag-login na siya. Malalaman natin na halos 2 o 3 buwan na ang nakalipas nung huling nil-aero niya ang Nephilim Hollow. Ang larong ito ay robot action game kung saan lalabanan at magko-customize ng mga Nephilims na bumaba ng langit. Sinabi ni Hizu Tomer na lalaruin niya yun para mawala ang stress ng nangyari sa kanya sa Shangri-La Frontier gamit ang Rovo suits ng larong yun. May kinausap siya sa loob ng laro, at ika niya rito na oras na para mambugbog ulit. Ang kausap niya ay ang Nephilim niyang pinangalanan niyang Kingfisher. Inikat niya ang mga kalsada ng laro, at inisip niya kung anong ginagawa niya doon nung huling nag-login siya. Tapos, bigla niyang naalala na madami siyang nilalaban ng duels dahil gusto niyang maabot top ng online rankings. Nakalaban niya daw ang number 1 player sa mode na yun, at nauwi sa isang tie ang laban nila. Inisip niya kung anong pangalan ng babaeng yun, at kung naglalaro pa ba siya ng Nephilim. Sa oras na yun, may tumalo na Nephilim sa harap niya, kaya bigla siyang naalarma. Nalaman ng Nephilim na yun na ang Kingfisher ang kaharap niya dahil sa kettlehead at default colors nito, at sinabi ng lalaking nagpipiloto nito na bumalik na din si Sunraku. Pinakilala niya ang sarili niya bilang Super Tamao, at bububugin niya daw si Sunraku.
Tapos, hinamon na niya si Son Rako sa isang duelo, at tinanong ni Son Rako kung sino ba siya ulit, kaya tila nainis siya. Muling pinakilala ni Super Tamaw ang sarili niya, at ikanya na nagkarangkang duel daw sila dati. Tinanong niya kung nakalimutan ba talaga siya ni Son Rako, at dagdag pa niya na umaakto pa siya bilang karibal. 3 months ago na daw yun, at kung hindi daw niya naaalala, binugbog niya siguro si Son Rako. Tinawag niya ding rankang wrecker si Son Rako, at pagsisisihin niya din si Son Rako sa pagkalimot ng pangalan niya. Kitang-kita sa mukha ni Super Tamaw ang gigil at galit. Sinabihan niya si Son Rako na tanggapin na ang challenge niya, at ipapakita niya raw kung anong kayang gawin ng number 2 ranker. Naghanda na si Super Tamaw, at ika naman ni Son Rako na kung number 2 si Super Tamaw, edi magandang paraan yun para makabalik siya in shape sa paglalaro ng Nephilim Hollow, kaya naghanda na din siya. Malalaman natin na ang Nephilim na gamit ni Super Tamaw ay ang Bound Dog, at ika niya nadudurugin niya ang Kingfisher, kaya mag-ingat ito. Pagkatapos nun, ipinaliwanag sa atin na ang mga Nephilim robot sa laro ay hindi mga tipo na kinokontrol mula sa isang cockpit, bagkus literal na nakikipag-fuse ang player sa mga ito, at lumalaban bilang robot mismo. Umatake na ang Bound Dog gamit ang isang rocket, at pinaliwanag ni Son Rako na ang robot niya ay ginawa para sa speed, na hinaluan ng malakas na firepower. Dinisenyo daw yun base sa purong robot love na walang katalinuhan. Tapos, ipinakita na agad na iwasan ng Kingfisher ang rocket attack ng Bound Dog, at nalikuran niya ito. Gayunpaman, dahil sa labrang bilis ng robot niya, 3 minuto ang kayang itagal ng energy tanks noon. Yun ang Kingfisher, ang pinakagas guzzling robot sa buong universe, at naghahanda na yun para barilin ang Bound Dog, na napansin din ang bilis ng robot ni Son Rako. Sinabi ni Hizo Tomer na kapag matapos niya ang laban sa loob ng 3 minuto, magiging okay lang siya. Hindi tinamaan ng Kingfisher ang Bound Dog, at nag-asa rito, dahil hindi man lang daw siya umiwas. Sinabi ni Hizo Tomer na kahit na quality na laro ang Nephilim Hollow, maliit ang player base nito, at yun daw ang rason kung bakit niya pinili ang larong yun. Gayunpaman, nahihirapan siya sa controls ng larong yun, dahil hindi yun katulad ng dating robot games, na pipindot ka ng mga button at hihila ng levers. Ang pag-control sa mga robots na yun ay ang paggamit ng mga kaisipan para kontrolin ang limbs, melee, missiles, at kung ano pa. Kasabay nun, ang paggamit ng weapons ng robot, at sapat na yun para mapa-overheat ang utak ng mga average players, at mababaliw ka daw kung built for speed ang robot mo. Habang sinasabi yun ni Hizo Tomer, makikita na ni isa sa 2 robots ang makatama sa kalaban nila. Sinabi naman ni Son Rako na tumigil lang siya ng saglit, at ganun na siya ka-rusty, na ipig sabihin na bumaba na ang skill level niya dahil sa tagal ng hindi paglalaro. Tinanong naman siya ni Super Tamaw kung hindi ba magastos sa fuel ang Kingfisher, at hindi daw habang buhay pwede umiwas ito. Dagdag pa niya na walang chance ang manalo si Son Rako, kaya medyo natawa siya. Tapos, binaril niya ito ng isang rocket na nagko-curve at sinusundan ang target, at ito ay isang flex-type laser, pero may ginawa ang Kingfisher para maiwasan ang rocket na yun. Natanong ni Son Rako kung bumabalik na ba ang muscle memory niya, pero sagot ni Bound Dog, na huli na daw para dun, habang susuntukin niya ang Kingfisher mula sa likod. Ang skill na ginamit na yun, ay ang Panzer Puncher, at nataman na din ito ang Kingfisher, at nasira pa nga nila ang tulay na pinaglalabanan nila. Nung bumagsak ang Kingfisher, natabunan ito ng mga bato at semento ng tulay. Dumating din ang Bound Dog kung saan bumagsak ang Kingfisher, at tila hindi siya natutuwa dahil mukhang nasira ang flex laser niya. Nag-celebrate na si Super Tamaw, dahil inakala niya na natalo na niya ang Kingfisher, at ika niya rito na sinira na niya ang mga pakpak nito, kaya hindi na ito makakalipad pie-cut niya. Sinabi din niya na sa paraan kung paano dinisenyo ang Kingfisher, kahit na ma-damage ang isang parte, malaking tama yun laban sa mobility ng robot, kaya makikita na tinatanong ni Son Rako kung ano na gagawin niya. Minumak siya ni Super Tamaw sa pamamagitan ng pagtanong kung gaano siya katagal magtatago sa loob ng mga rubble, dahil iba blowout niya daw ito gamit ang Panzer Puncher. Sa oras na yun, may isang flash nang galing mula sa rubble, at mukhang isang laser ito na tatama sa Bound Dog, pero nakaiwas ito. Tinanong ni Super Tamaw kung tingin ba ni Son Rako na tatamaan siya ng random shot na yun,
at ikanya na wala na daw option si Sunraku. Dagdag pa niya na 3 buwan niyang hinintay ang moment na yun, at ma-uphold na niya ang honor niya. Sa oras na yun, may biglang lumabas ng rubbles, at sinugod yun ni Super Tamao dahil chance niya na daw yun. Pero sa gulat niya, rubble lang lumabas, at naiwan loob ang Kingfisher, at akmang babarilin ang Bound Dog. Sinabi ni Sunraku na malapit na sana manalo si Super Tamao, pero inakala niya nakalaban ang lumabas na rubble, kaya nakakatakot daw ang greed. Sinabihan ni Super Tamao ng damyo si Sunraku, at binaril siya ng Kingfisher, kaya ito ang nagwagi. Lumabas na si Sunraku mula sa robot niya, at nag-celebrate siya sa pagkapanalo niya, habang sinasabi na mahal niya ang robot games. Siyempre nagre-reklamo si Super Tamao dahil talo siya, at ikanya na hindi daw yun patas kaya gusto niya ng rematch. Destiny niya daw matalo si Rust at maging number 1, kaya hindi siya pwedeng matalo, at nagtaka naman si Sunraku kung sino si Rust. Sa oras na yun, may nakita si Sunraku kaya may napagtanto siya, at merong nagtanong kung tapos na daw sa prelims, dahil siya na ang susunod. Mukhang ayaw ni Super Tamao sa nagsabi nun, at ika naman ni Sunraku na naaalala na niya ang robot avatar na yun, kaya sinabihan niya ito ng long time no see. Malalaman natin na yun ay ang number 1 ranked player na nahirapan siyang matapatan, at yun ay si Rust. Bumalik tayo sa ilang minuto sa nakaraan, sa isang lugar na mas maayos at mas makabago kesa sa pinaglabanan ni Sunraku at Super Tamao, at mukhang nagulat ang isang lalaki na makita ang isang manlalaro. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya, at kailangan daw niyang sabihin yun kay Rust. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Rust, na kinakausap ang Nephilim niyang nagngangalang Crimson Twinewind, na nasa Hangar 1, at ika niya rito na pagod na siya sa nakikita niya. Tapos, dumating ang lalaking may salamin, at may gusto siyang ipakita kay Rust. Malalaman natin na ang pangalan ng lalaki ay Mordo, at tinanong siya ni Rust kung anong problema niya sa umagang yun. Sinabi niya kay Rust na teka lang daw, at makikita ni Rust kung anong sinasabi niya, habang siya ay tumatakbo. Pinakita ni Mordo kay Rust kung anong pinapanood niya sa tablet niya, at ikanya na naglalaban si Sunraku at Super Tamao sa kasalukuyan na yun. Agad na kinuha ni Rust ang tablet, at napansin niya na ang robot na gamit ni Sunraku ay ang Kingfisher. Napangiti si Rust sa nakita niya, at sinabi naman ni Mordo na nagkakaguluhan ng text chat sa laban ng dalawa. Merong umiinsulto sa weapons ni Super Tamao, pumupuri sa speed ng Kingfisher, nagtatanong kung nasaan ang laban, at meron ding nagtatanong kung yung Kingfisher ba ay ang joke build na ginawang meme dati. Binalik na ni Rust ang tablet kay Mordo, sa pamamagitan ng pagbato nito, kaya nagpanak si Mordo para mas alaw yun. Tinanong naman ni Mordo kung hindi ba daw manunood si Rust, at sagot nito na walang duda na mananalo ang Kingfisher, kaya pumunta na daw sila sa laban bago pa may mauna sa kanila. Bumalik na tayo sa kasalukuyan, at sinabi ni Rust na siya ang susunod na challenger ni Sunraku. Binati siya ng long time no see ni Sunraku, at tinanong niya naman si Sunraku kung bakit hindi na ito nag-login mula nung huling ranked match nila. Ika naman ni Sunraku na why not naman daw, eh hindi naman niya pinapansin yun ganang mga bagay. Dagdag pa niya na siguro dahil nakahanap daw siya ng nakakatawang pangit na laro o kung anuman. Hindi makapaniwala si Rust sa rason ni Sunraku, at sinabi ni Sunraku na para sa kanya, valid daw ang reason na yun. Tapos, hinamon na ni Rust si Sunraku sa isang duel. Ika niya na oras na daw pag maglaban sila, at dudurugin niya si Sunraku sa pagkakataong yun. Sarcastic na tinanong ni Sunraku si Super Tamao kung lahat ba daw ng manlalaro ng Nephilim ay tulad niya, na parang tinatanong na, lahat na kayo gusto ako talunin. Medyo nainis si Super Tamao sa tanong, at tinanggap na ni Sunraku ang hamon ng number 1 player, at ika niya na hindi niya matatanggihan ng hamon nito. Sinabi naman ni Super Tamao na wag daw gawin yun ni Sunraku dahil may rematch pa sila, pero bigla siyang transport ng laro sa spectator space, kaya nainis siya. Doon, madaming nag-uusap na manlalaro. Sinabi ng isa na naunahan daw siya ni Rust, habang ika ng isa na ang laban ay Crimson Twinewind versus Kingfisher. Tapos, tinanong ng isa kung matagal na bang umaakyat ng rank ang si Sunraku, at may sumagot sa kanya na oo daw, at ang tay niya kay Rust ang kaisa-isang laban na hindi niya naipanalo.
Napabilib si Super Tamaw sa dami ng mga taong nanunood, at tila nagulat siya nung makita niya ang isang lalaki sa tabi. Si Mordo yun, at napagtanto niya na hindi biro ang laban na yun. Nagharap na ang dalawang robots, at malalaman natin na walang nagpahirap sa Crimson Twin Yuang tulad ng pagpapahirap ng Kingfisher dito. Sinabi ni Rost na dumating na ang oras, at sinugod na niya si Sunraku, pero syempre, agad na nakaiwas si Sunraku sa atake niya. Opisyal na ngang nagsimula ang laban, at binaril ng dalawang robots ang isa't isa gamit ang missile rockets at lasers. Nagsihiyawan ang mga tao sa spectator space, na tuwang-tuwa sa napapanood nilang laban, samantalang tahimik naman si Super Tamaw. Pinaliwanag niya na ang rason kung bakit niya nilalaro ang larong yun ay para matalo si Rust at maging number one player, at kahit na sa oras na yun, hindi niya inisip na hindi niya kaya, at balang araw, matatalo niya daw si Rust. Dagdag pa niya na kahit ayaw niya daw sabihin, si Sunraku ang pinakamalapit kay Rust sa oras na yun, at chinir na niya si Sunraku, habang sinasabi na talunin nito si Rust. Gayunpaman, biglang nagkapira-piraso ang Kingfisher, at sumabog ito sa kagagawa ng Crimson Twin Wing na ikinagulat ni Super Tamaw at ng ibang mga nanunood. Ang Crimson Twin Wing ni Rust ang nagwagi sa laban, at ika ni Sunraku na masyado daw siyang nakapokus sa opensa. Bukod dun, masyado daw unpredictable ang galawan ni Rust, kaya natanong niya kung Super Bowl ba siya. Tapos, tinawag ni Rust si Sunraku, at galit na galit ito na hindi man lang makaiwas si Sunraku sa ganong klase ng atake, kaya sinabihan niya ito na magseryoso para sa kanya. Ika naman ni Sunraku na wag daw maging tanga si Rust, yun daw ang unang laro niya ng Nephilim sa loob ng 3 buwan. Paano naman daw siya makaka-adapt ng agad-agad laban sa taong sobrang bilis gumalaw? Bukod dun, kailangan niya daw i-rethink ang custom job niya. Meron daw mga bagong parts ng robot, at sigurado siya na napag-iwanan na siya ng meta. Habang sinasabi yun ni Sunraku, inis na inis naman si Rust, na hinamon si Sunraku na lumaban muli, at ika niya na pwede siya gamitin ni Sunraku para maging up to speed sa laro, pero ayaw pumayag ni Sunraku sa bububugin lang siya ni Rust nang walang awa. Habang nag-uusap ang dalawa, pinupuntahan sila ni Super Tamaw, at ni Modro, na pinipigilan si Rust. Tinanong ni Rust kung anong mali, pero pinapakalma siya ni Mordo dahil nanunood daw ang lahat. Nilinggan ni Rust ang mga tao, at nakita niya sila na pinagtitinginan siya. Nagulat sila na nagtataas ng boses si Rust dahil bihira daw yun. Tila nahiya naman bigla si Rust, at nag-sorry si Mordo kay Sunraku para kay Rust dahil nadala lang daw ito, at tuwang-tuwa na bumalik si Sunraku. Sinipa ni Rust si Mordo habang sinasabihan naman na himik, at ika ni Sunraku na tatapusin niya ang Nephilim niya sa araw na yun. Tapos, niyaya niya si Rust na mag-rematch kinabukasan, at pumayag ito, pero sinabi niya na kapag ganun ulit kapangit ang performance ni Sunraku, pagbabayaran niya ito. Umalis na si Rust at Mordo, at nagtaka naman si Sunraku kung anong ipig sabihin ni Rust na pagbayarin siya. Gayunpaman, ika niya na parehas pa rin daw ang gamit ni Rust, kaya natanong niya kung parehas ang gamit nitong setup, at sagot naman ni Super Tamaw na hindi talaga kilala ni Sunraku si Rust. Pinaliwanag niya na hanggang sa walang nakakatalo kay Rust, hindi daw yun nagpapalit ng setup. Isang weirdong pulis siya ni Rust. Dahil sa sinabi ni Super Tamaw, natanong ni Sunraku kung wala pang nakakatalo kay Rust, at sagot ni Super Tamaw na wala daw. Madami nang humamon kay Rust pero walang nananalo kaya napipikon siya dahil dun. Sinabi naman ni Sunraku na impressive yun, at dahil dun, maglalaro siya ng Nephilim hanggang sa maparihol niya si Rust ng Crimson Twin Yuang nito. Ika naman ni Super Tamaw na kapag pumayag si Sunraku na labanan siya ulit, masaya niyang ipapakita ang susi sa lakas ni Rust. Sa sumunod na eksena, ikuwento sa atin ang storya ng Nephilim. Isang araw, nahulog ang unang higanti sa Earth, at nag-rampage ito, na sinira ang kapital, at kinalat ang hininga nito sa buong kalupaan, bago pa sabugin ang sarili at mamatay. Dahil dun, mukhang nawala na ang danger, pero simula pa lang yun. Nagsidat-ingan ang mga hinganti sa bawat sulok ng mundo, at nasira ang kalahati ng civilization sa prosesong yun. Cornered na ang mga tao kaya nadiskubre nila ang isang teknolohiya, at yun ay ang pag-fuse ng mga giants sa mga tao. Doon nagsimula ang unang Nephilim War ng mga human-driven giants at ang mga berserk brethren ng mga ito.
Dumaan ang 200 taon, pero biglang natapos ang kwento dun, dahil makikita natin na pinapanood pala ito ni Sunraku dahil iniskip niya ang intro. Tinanong naman ni Super Tamao kung anong ginagawa ni Sunraku, ay kailangan daw nila gumawa ng Nephilim na tatalo kay Rost. Dagdag pa niya na nahanap na niya ang Nephilim na yun, at yun ay ang pinakadulo sa tatlo. Ipinakita sa atin ang mga Nephilim na tinutukoy ni Super Tamao, at ika ni Sunraku na hindi pa daw niya nakikita ang ganoong type. Tinanong ni Sunraku kung yun ba daw ang bagong base body na dinagdag sa nakaraang update, at sumagot ng oo si Super Tamao, pero madami daw yun control kinks kaya halata ang mga faults nun, at halos walang gumagamit nun. Tinanong ni Super Tamao kung yun ba daw ang eco-customize ni Sunraku, at sagot nito na kapag hinamon niya si Rost sa isang speed battle, wala siyang tsansa. Dagdag pa niya na advantage ang bihirang paggamit ng mga manlalaro sa base na yun, dahil ibig sabihin lang nun ay wala pang nag-i-explore nun. Tapos, pinaliwanag sa atin kung paano gumawa ng bagong Nephilim, at yun ay isang 3-step process. Ang una ay ang paghuli ng wild Nephilim. Karamihan daw ng mga Nephilims na nahulog mula langit ay mga open eye types, at open eye ang tawag sa kanila, dahil meron silang malalaking open eyes. Kapag nakikita nila ang isang player, tinatrato nila ito bilang kalaban, at inaatake. Yun na nga ang nangyari, kaya inatake ang Kingfisher ni Sunraku, pero madali niyang pinatay ang mga ito. Sinabi din na sa mga bihirang okasyon, matatagpuan ang closed eye Nephilim, na mas maliit at slit-like. Ganong type daw ang pwedeng ma-takeover ng mga players at magamit bilang sarili nilang Nephilim. Habang pinapaliwanag yun, nilalabanan ni Sunraku ang closed eye Nephilim, at nilalampaso niya ito, kaya nasubmit niya ito. Tapos, hinampas-hampas niya ito, hanggang sa makapture na niya ito. Sinabi niya yun kay Super Tamao, na pinuri siya sa skills niya, at pumunta na sila sa ibang lugar. Ang pangalawang step ay ang pagbihis sa naked Nephilim, o sa ibang salita, ang pag-customize nito gamit ang weapons at armor. Pinaliwanag na makakakuha ng mga armor at weapon parts sa mga certain facilities, black markets, at sa mga player-run auctions. Habang naghahanap si Sunraku at Super Tamao ng mga parte, may mga nakakilala kay Sunraku, at tinanong nila ito kung gumagawa na ba ito ng bagong Nephilim. Sinagot ni Sunraku sa kanila na oo daw, at ika ng isang manlalaro na gusto niya daw yun makita, pero bukas pa nila yun malalaman. Dagdag naman ang isa na kailangan ni Sunraku talunin si Rost para sa kanila, at umaasa sila kay Sunraku. Sinabi ng isa na tingin niya na wala naman daw pag-asa si Super Tamao, pero bago pa siya makatapos, sinabi ni Super Tamao na hindi naman daw siya kayang matalo ng manlalarong yun. Tapos, nagpalam na ang dalawa, at tinawag silang cocky bastards ni Super Tamao sa loob ng isip niya. Tinanong naman ni Sunraku si Super Tamao kung ganoon ba ka-hated si Rost, pero mukhang nagulat si Super Tamao, at ika niya na hindi daw yun ganoon. Sa totoo lang, madaming rumerespeto kay Rost bilang player, kaya madaming may gusto na may tumalo rito. Tulad na daw ng sinabi niya dati, hindi magpapalit ng unit si Rost hanggang sa may tumalo rito, at yun daw ang gusto makita ng lahat. Sinabi din niya na gusto malaman ng mga tao kung merong bang pinipilotong ibang robot si Rost bukod sa Crimson Twinwing, at nag-gets yun ni Sunraku, na tinanong kung yun ba daw ang rason kung bakit siya tinutulungan Super Tamao. Hindi yun narinig ni Super Tamao ng maayos, kaya tinanong niya si Sunraku kung ano sinabi nito, pero naglalakad na palayo si Sunraku, na sinabing never mind daw. Tinanong naman ni Super Tamao kung nakaisip na ba ng setup si Sunraku na tatalo kay Rost, at sagot ni Sunraku na hindi daw yun ganun kasimple. Sinabi niya na ang galaw ng Crimson Twinwing ay unpredictable, at ibang-iba yun sa Kingfisher. Reaction, response, at control. Pinaliwanag ni Sunraku na off the chart si Rost sa tatlong skills na yun, kaya hindi siya nagugulat na ito ang hari ng bundok. Dagdag pa niya na isa pang problema ang impormasyon na binigay sa kanya ni Super Tamao. Tinanong ni Sunraku kung sinasabi ni Mordo kay Rost kung paano siya gumalaw sa laban, at hindi siya makapaniwala na meron palang player assistant sa Nephilim. Sumagot ng oo si Super Tamao, at ika niya na isang talent addong operator assistant si Mordo, kaya kailangan mag-ingat sa kanya, at kailangan daw ng ilang mga tricks para matrip up si Mordo. Dahil dun, napagtanto ni Sunraku na yun daw pala ang susi sa lakas ni Rost.
kaya kailangan daw nila mag-cry in kay Rust mismo. Sa sumunod na eksena, tila nagtataka si Super Tamao na naghahanap si Son Rako ng leg parts mula sa isang lalaki, na sinabi na meron daw sa Warehouse C4, at sinabi ni Son Rako na meron daw siyang ideya para sa isang anti-rust Nephilim. Pagkatapos nun, dumako tayo sa ibang lugar, at dumating dun ang Crimson Twine Wind ni Rust. Lumabas si Rust ng Nephilim niya, at mukhang meron siyang malalim na iniisip. Ipinakita din sa atin ang spectator space na punong-puno ng mga manlalaro. Nandun din si Super Tamao na hindi makabilib sa dami ng mga tao, at natanong niya kung nandun ba daw ang buong player base ng Nephilim. Magnagtanong naman kung kailan magsisimula ang laban, at kung nandun na ba si Son Rako. Pinausog din niya ang tao sa harap niya, kasi hindi daw siya makakita. Ipinakita naman si Mordo na nakatayo sa tuktok ng isang gusali, hawak ang tablet niya, at ikanya na nandun na daw si Son Rako. Dumating na nga ang Nephilim ni Son Rako, at nag-sorry si Son Rako dahil late daw siya. Tinanong naman Rust kung yun ang bagong unit ni Son Rako, at sagot nito na cool lookang daw yun. Tapos, sinabi sa atin na ang pangatlong step ng paggawa ng Nephilim ay ang pagbigay ng pangalan nito, at pinangalanan na ni Son Rako ang bagong Nephilim niya na Fiddler Crab. Walang naisagot si Rust dun, at nakita niya na heavily armored ang bagong Nephilim ni Son Rako, kumpara sa dati nitong Nephilim. Isang tunay na heavyweight, kaya natanong niya kung yun ba ang itatapat ni Son Rako sa kanya. Balik tayo kay Mordo, na napagtanto na may gamit na Bookmaker V6 Slice and Pincer unit si Son Rako, at ipinaliwanag na close range weapon daw yun na malakas ang damage, pero kapalit nun ay ang mabagal na attack speed. Ika ni Mordo na hindi niya daw yun tatawagin ng epektibong approach laban sa napaka-mobile na Crimson Twine Wing, kaya natanong niya kung anong scheme ni Son Rako. Sa may spectator space naman, tinanong ni Super Tamao kung na-pick up na ba ni Mordo, kung anong trump card ni Son Rako. Tapos, bumalik na tayo sa battlefield, at tinawag ni Son Rako si Rust. Sinabi niya na i-judge daw ni Rust ang Nephilim niya base sa nakikita nito, at madaling tatalunin ng Fiddler Crab ang Crimson Twine Wing. Sagot ni Rust na nilulook forward niya daw yun, kaya magsimula na daw sila, at tinanong niya kung ready na ba si Son Rako. Sinabi ni Rust na magsimula na daw sila ni Son Rako, at sagot nito na gusto niyang tapusin yun agad-agad, habang nakikipag-fuse siya sa Nephilim niya. Nagsimula na ang laban ng Fiddler Crab, na may Japanese letter M, at ng Crimson Twine Wing, na may Chinese letter M. Lumundag ang Crimson Twine Wing, at bumaril siya ng missile rockets na nakadikit sa legs niya. Umiwas ang Fiddler Crab sa pamamagitan ng pagtalon pa kanan, gamit ang rocket booster sa legs nito, kaya kung saan-saan tumama ang mga rockets. Tapos, ginamit ulit nito ang rocket boosters nito, para tumalon sa building. Napansin yun ni Mordo na ginamit yun ni Son Rako, kaya napagtanto niya na merong minimum mobility ang Fiddler Crab. Pinaliwanag niya na ang main force ng Nephilim ni Son Rako ay ang Bookmaker, na isang malakas na weapon, pero madalas pang looks lang daw yun, at hindi isang weapon na basta-bastang gagamitin laban sa Crimson Twine Wing, kaya may inu-unleash daw siguro si Son Rako. May sasabihin sana si Mordo kay Rust tungkol sa head type na gamit ni Son Rako, pero ika ni Rust na alam na daw niya yun, at obscure ang mga parts na yun. Tapos tinanong niya si Son Rako kung tingin ba nito mafe-face siya sa pagpili nito ng mga uncommon parts. Sagot naman ni Son Rako na makikita nila kung totoo yun, at bigla siyang naging invisible. Nagulat ang isang manlalaro sa spectator space sa ginawa ni Son Rako, at malalaman natin na optical camo pala yun, at kaya yun gawin ng Fiddler Crab ng ilang segundo kapag hindi siya gumawa ng attack motion. Ika naman ng isang manlalaro na feature pala yun sa head part na ginamit ni Son Rako, at nakalimutan daw niya yun. Sinabi naman ni Super Tamao na wala nang gumagamit nun, at ika pa ng isang tao tama yun, at katulad nun ang optical camo. Dagdag pa ni Super Tamao na meron daw yun major flaw, tas may ginamit na weapon ang Crimson Twine Wing sa may balikat nito, at binaril niya ang kung ano-ano bilang paraan na matamaan ang invisible na Fiddler Crab. Tapos, biglang may maliit na blast na nanggaling mula sa ere, at malalaman natin na ang kino-cancel lang ng optical camo ay ang katawan ng robot, at hindi ang blasts mula sa booster legs ng Fiddler Crab.
Sinabi ni Mordo na base sa firing angles at sa dust na kinikick up ng robot ni Sunraku, nababasa niya ang galaw ng Fiddler Crab na tila isang libro. Nakita nga ni Mordo kung saan papunta si Sunraku kaya sinabi niya ito kay Rust, na sinabihan ng better luck next time si Sunraku, habang binabaril ito ng rockets. Lumipad na ang mga rockets papunta sa direksyon na inisip ni Rust at Mordo, at may tinamaan ang mga ito. Sinabi ni Mordo na walang sign na ginamit ni Sunraku ang boosters niya para tumakas, at ika naman ni Rust kay Sunraku na nahuli na nila siya. Pinapanood yun ni Mordo mula sa tablet niya, at naisip niya na may mali, dahil imposible na hindi yun na-anticipate ni Sunraku. Tapos, biglang nagulat si Mordo nung naalala niya ang tungkol sa booster legs, at tila may napagtanto siya sa Nephilim na gamit ni Sunraku. Agad niyang sinabihan si Rust na umalis agad sa lugar na yun, kaya tila nalito si Rust, at meron tayong makikitang robot part na pinapalibutan ng kuryente. Tapos, biglang lumabas ang Bookmaker V6 Nanograms Fiddler Crab, na mukhang hihiwain na sa gitna ang Crimson Twine Wing, kaya may nagsabi na tapos na ang laban. Gayunpaman, nakaiwas pa rin ng onti ang Crimson Twine Wing, kaya ang kanang brassy niya lang ang nahiwa. Gulat na gulat ang mga manlalaro sa ginawa ni Sunraku, at nang aasar pa ito na kunwari nagkamali siya. Sinabi ni Sunraku na akala niya na napatama niya ang atakeng yun, pero nakaiwas pa daw pala si Rust, na mukhang galit na. Tinawag ni Rust si Mordo, at tinanong kung anong ginawa ni Sunraku. Tinanong ni Mordo bakit nakalapit ang Fiddler Crab kay Rust, at sigurado daw na nasa surface ang Fiddler Crab sa oras na yun, kaya walang way na hindi niya yun nakitang gumagalaw. Napagtanto niya na peke ang booster effect na nakita niya, at nagtaka naman si Rust sa kung anong sinasabi niya. Ika ni Mordo na nakumpirma daw niya yun sa oras na pinatay ni Sunraku ang camo nito. Pinaliwanag niya na nag-switch sa anti-gravity devices ang leg parts ng Fiddler Crab, at hindi yun nagets ni Rust. Sinabi ni Mordo na false legs daw yun, ang bagong Nephilim type na dinagdag 2 weeks ago. Ika niya na ang mga parteng yun ay merong transforming structure na nagsisilbing 2-in-1 parts, ang rocket legs at anti-gravity legs, pero gumagamit yun ng maraming energy, at nakaka-epekto ang bigat ng 2 parts sa mobility. Sobrang laki daw ng disadvantages, kaya hindi yun nagagamit sa competitive play, at yun daw ang unang basis na nakakalaban sila ng ganun. Nag-sorry si Mordo kay Rust dahil dapat napansin niya daw yun mula nung nakita niya yung unusual leg parts. Walang masabi si Rust, pero naisip niya na kahit merong anti-gravity legs, mag-generate ng dust clouds ang talo na ganoon kalayo, kaya nag-transform daw ng legs ang Fiddler Crab habang umiiwas sa atake niya. Bukod dun, nung sumabog ang mga missiles niya, tumalon sa tamang timing si Sunraku, para matago ang dust cloud at malapitan ang Crimson Twine Wing. Mukhang napaisip si Mordo sa narinig niya, at sinabi naman ni Super Tamao kayang magtago ng kahit sino, pero si Sunraku lang ang makakagawa nun, pero hindi yun nagets ng katabi niya. Ika ni Sunraku na mukhang nabulgar na ang sikreto niya, at hinamo niya ang Crimson Twine Wing kung anong gagawin nun. Sinabi ni Mordo kay Rust na mawawala din daw ang camo, kaya asintahin niya si Sunraku kapag visible ito at nag-charge up. Hanggang sa mangyari yun, manatili daw sa mataas na lugar si Rust kung saan hindi maaabot ng anti-gravity legs ng Fiddler Crab. Ginawa nga yun ni Rust, pero agad siyang bumaba na ikinagulat ni Mordo. Lamandang na si Rust, at tinanong siya Mordo kung anong ginagawa niya. Ika naman ni Sunraku na napagtanto niya na hindi magpe-play safe si Rust, at hindi ito dadaan ng boring route. Sinabi ni Rust na atakehin siya ni Sunraku mula sa kahit na anong anggulo, at okay lang siya sa ganun, pero wag daw siyang maliliitin ni Sunraku. Sagot naman ni Sunraku sa kanya na wag siyang magkaroon ng maling ideya, dahil nagsisimula pa lang ang totoong hunt ng Fiddler Crab. Muling sinabi ni Rust wag siyang maliitin ni Sunraku, at tinanong siya ni Mordo kung lalabanan ba niya si Sunraku ng harap-harapan. Tapos, ipinakita sa atin na nag-cheer ang mga tao sa spectator space, at ika ng isang tao doon na baka may chance talaga si Sunraku, habang may iniisip si Super Tamao. Sinabi niya kay Sunraku na isang pagkakamali lang nito, at matatalo siya. Bumalik tayo sa labanan, at ika ni Sunraku na huwag daw magkamali ng ideya si Rust, dahil on the hunt na ang Fiddler Crab, at nagseseryoso na ito.
Sa oras na yun, napansin ni Rust ang ilang mga dust clouds, at pinapalibutan na siya ng mga ito. Sinabi niya na wala daw punto sa mga tricks na yun, at hindi niya daw kailangan basahin ang mga dust clouds, dahil nawawala ang optical camouflage sa oras na pumasok ng attack motion ang Fiddler Crab. Dagdag niya pa na kung kaya niyang makuha ang oportunidad na yun, sapat na daw yun sa kanya. Habang sinasabi yun ni Rust, ipinakita sa atin na natimingan ni Rust si Sunraku, kaya naputol niya ang Bookmaker V6 weapon nito, na ikinagulat ng mga manlalaro. Sinabi ni Sunraku na yun daw ay isang super high-speed counter gamit ang asymmetric booster blast, at tinuri niya ang move na yun ni Rust. Gayunpaman, para sa kanya, mission accomplished na. At ipinakita na madami ng damage ang Crimson Twine Wing dahil sa Fiddler Crab. Dagdag pa ni Sunraku na oras na daw para ipakita ang alas niya, isang capture net sa kaliwang kamay niya, na nakita ni Mordo. Pinaliwanag niya kay Rust na kaya mag-fire ni Sunraku ng galvanized wire net na kayang ma-pin down si Rust ng ilang segundo. Dagdag pa niya na kung tingin daw ni Sunraku na ang pagsira sa kaliwang balikat ni Rust ay magiging sapat na para magamitan ng capture net si Rust. Binaril na nga ni Sunraku si Rust gamit ang wire net, at ika ni Rust na yun daw ang alas ni Sunraku, hindi talaga siya nito kilala. Habang sinasabi yun ni Rust, makikita natin na naiwasan niya ang alas ni Sunraku, kaya amazed na amazed ang mga tao, habang nag-aalala naman si Super Tamaw para kay Sunraku, dahil ika niya na one and done deal daw ang alas ng Crab Fiddler. Bumalik tayo sa nakaraan, at sinabi ni Sunraku kay Super Tamaw na kapag hindi niya matamaan si Rust ng capture net, lagot na siya. Ipinaliwanag sa atin na ang problema sa paglaban kay Rust ay ang high-speed mobility nito, kasi masyadong off-balance at unpredictable yun. Si Rust lang daw ang nakakagawa nun, dahil sa trajectory-changing boosters na nakastrap sa balikat niya. Napagtanto ni Sunraku na kapag kaya niyang masira ang mga yun, ang matitira na lang ay ang main booster, at ang kaya lang nun ay ang mga diretsyong angulo. Sa ibang salita, kaya niya daw malid si Rust na umiwas sa direksyon na gusto niya. Yun na nga ang nangyari, kaya ikinagulat ni Rust na naunahan siya ni Sunraku. Sinabi ni Sunraku na alam niyang tinawag niyang Fiddler Crab ang robot niya, pero mas marami pa sa isang pincer ang meron siya. Nilabas niya ang isang rear-mounted remodeler circular saw na tinatawag niyang pizza cutter wing at inatake niya si Rust. Siyempre hindi magpapatalo si Rust, kaya umatake din siya gamit ang blade niya at ang kinalabasan nun ay ang malaking pagsabog. Bumaon ang pizza cutter wing ni Sunraku kay Rust at bumaon din ang blade ni Rust kay Sunraku. Sinabi ni Sunraku na mukhang halata naman kung sino ang lamang sa double ko ng heavy gear versus light gear, at mukhang naiinis si Rust. Tuluyan ang sumabog ang Crimson Twine Wing na ikinagulat ng mga nanonood, at opisyal nang nagwagi ang Fiddler Crab. Hindi makapaniwala si Super Tamaw sa napanood niya, at makikita na nagse-celebrate ang lahat ng mga tao sa spectator space, dahil natalo na ni Sunraku si Rust. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Mordo na sobra-sobra daw ang mga ginamit na weapons ni Sunraku na tumagal ng ilang minuto. Tapos, ipinakita sa atin si Sunraku na tuwang-tuwa sa pagkapanalo niya, at mukhang nahihirapan mag-recover si Rust mula sa laban. Tinanong naman ni Sunraku si Rust kung ano tingin nito sa ginawa niya, at tinatawag niya daw yun Operation Shut Down Your Operator with Too Much Data and Force You into a One-on-One. Galit na sinabi ni Rust na aaminin niyang tinalo ni Sunraku ang Crimson Twine Wing, pero hindi pa daw siya tapos kay Sunraku. Ika niya na parehas silang may panalo, talo, at draw, kaya hindi pa daw decided ang laban nila. May sasabihin sana siya tungkol sa susunod, pero sinabi ni Sunraku sa kanya, na sorry to burst your bubble, pero nakamit na niya ang mga goals niya, kaya gusto na niyang bumalik sa main game niya. Nagtaka si Rust kung anong main game ang tinutukoy ni Sunraku, kaya tinanong niya si Sunraku kung hindi ba daw ang rason kung bakit bumalik ito ay para maka-fully dive in, kaya wag daw sabihin ito na mawawala muli siya sa Nephilim. Ika naman ni Sunraku na saglit lang naman daw yun, at babalik naman daw siya bago magtagal. Tinanong ni Super Tamaw kung seryoso ba si Sunraku, at nagiging exciting pa lang ang mga bagay. Sinabi ni Mordo na madaming gamers ang sumaling manlalaro dahil kay Sunraku, at binago nun ang Nephilim. Kapag patuloy na maglalaro si Sunraku, tingin niyang magiging mas masaya yun para sa lahat.
Nagets yun ni Son Rako, tas bigla siyang sinigawan ni Rost ng that's not nice, kaya mukhang nalito siya. Ika ni Rost na dapat maglaro daw bukas si Son Rako, at sa susunod na araw, kaya pinakalma siya ni Son Rako. Sinabi ni Son Rako na naglaro lang daw siya ng Nephilim para matanggal ang stress niya sa SLF, kasi may mga robot siyang hindi magamit. Nagulat si Mordo sa sinabi ni Son Rako, at tinanong naman ni Rost kung may robot sa SLF, kaya nagpanak si Son Rako. Tinanong ni Super Tamao kung Shangri-La Frontier ba daw ang main game ni Son Rako, at sinagot nito na wag daw nilang pansinin yun, at hindi nila yun narinig mula sa kanya. Ika naman ni Rost na naglalaro siya ng Shangri-La dati, pero hindi siya nakahanap ng robots na controllable ng players, pero meron daw palang ganon. Tapos, niyaya ni Rost si Son Rako na gumawa ng deal, at kapag binigyan siya ng clue ni Son Rako tungkol sa robots, tuturuan niya ito kung paano ma-access ang unique scenario na magdudulot sa unique monster na Katharnid of the Abyss.